Isipin mo na lang, ikaw at ang iyong klase ay ipinadala sa isang adventure, kung saan kailangan mong pumunta sa mga dungeon upang matulungan ang mga mamamayan ng mundong iyon. Gayunpaman, sa isa sa mga misyon na iyon, pinagtaksilan ka ng isa sa iyong mga kasamahan, at iniwan ka doon upang mamatay. Ngunit nang kumain ka ng mga halimaw na nakakalat doon, pumuti ang iyong buhok at nakakakuha ka ng hindi ka panipaniwalang kapangyarihan. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki sa ilalim ng labyrinth. Ang kanyang pangalan ay Hajime. Siya at ang kanyang klase ay na-teleport sa mundong ito, at ang bawat isa sa kanila ay may isang tiyak na klas at kapangyarihan. Ang kanya ay ang pag-transmute ng mga bagay, kaya hindi siya mahusay sa laban. Doon, marami siyang nakikitang halimaw na mas malakas kaysa sa kanya. Isang halimaw na higanting oso ang kumakain ng iba pang uri ng halimaw ang nakakita sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang braso ay naputol ng tinamaan ng atake nito, at kinain ito ng halimaw, kaya takot na takot niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang makapasok sa dingding. Ngunit dahil sa pagkawala ng dugo, siya ay nawala ng malay. At samantala, makikita natin kung paano siya nakarating doon sa mapanganib na lugar. Nasa labyrinth ang kanyang klase dahil sa isang paggalugad, hanggang sa mahawakan ng isa sa kanila ang isang kristal, na naging sanhi ng pag-teleport ng lahat sa isang tulay, kung saan lumilitaw ang iba't ibang mga halimaw, wala silang laban sa mga halimaw na ito. Si Kaori, ang kaibigan ni Hajime ay nasa panganib, kaya lumilitaw na iligtas niya ito gamit ang kanyang transmutation upang maantala ang lahat ng mga halimaw. Upang tulungan siyang makaalis doon, ang iba sa grupo ay gumagamit ng mga pagsabog ng enerhiya laban sa halimaw na humahabol sa kanya. Ngunit ang isa sa kanila ay sadyang nagpatama sa kanya, na nagbabagsak sa kanya sa tulay. Bumalik sa butas na ginawa niya sa dingding, nagising siya na may hindi kapanipaniwalang nararamdaman na sakit, iniisip kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya, at maaaring alam niya kung sino ang may kasalanan. Nagpasya siyang iwanan ang kanyang pagiging tao, at gawing target ang mga nang-hunting na halimaw sa kanya. Gamit ang ilang mga bitag, nagawa niyang pumatay ng ilang halimaw, at sa sobrang gutom, nagpasya siyang kainin ang mga ito. Nag-transform ang katawan niya, lumalakas at pumuti ang kanyang buhok. Isa pa, nag-level up siya at nakakuha ng electrical powers mula sa halimaw na kinain niya, at sa pagmamanipula ng mana. Gamit ang mga bagong kasanayang ito, lumikha siya ng ilang uri ng magic revolver na napakalakas na tumutulong sa kanya na manghuli sa ibang mga nilalang. Bawat halimaw na kanyang kinakain, siya ay nag-level up ng husto at nakakakuha ng mga kakayahan nito. Plano ni Hajime na maghiganti sa halimaw na kumain ng kanyang braso. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, madali niyang natalo ang oso, na sinasabing mabubuhay siya at babalik sa kanyang tahanan, at kung sino man ang humarang sa kanyang daan, sila ay mamamatay. Dito ay tuluyang nagbago ang personalidad niya, mula sa pagiging mahinhin, ngayon ay sobrang malupit. Nang hindi na umuunlad sa pagkain ng mga halimaw, at nang hindi nakahanap ng paraan para umakyat, nagpasya siyang bumaba pa sa labyrinth na iyon, na sinasabi nilang may higit sa 100 palapag. Kumarap siya sa isang butiki na sa kanyang tingin ay maaaring gawing bato ang mga bagay, ngunit gamit ang isang flash bomb, madali itong natatalo ng bida, at patuloy na tinatalo ang iba't ibang mga halimaw. Samantala, sa ibabaw, nalaman natin sa isang pag-uusap sa pagitan ng hari at ng mga bayani na sila ay na-teleport sa ika-65 palapag, at si Kaori ay nawasak sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Sa mundong iyon, mayroong tatlong uri ng lahi, mga tao, mga demonyo, at mga halimaw. Ang sangkatauhan at ang mga demonyo ay nasa isang madugong digmaan sa loob ng maraming siglo. Samantala, natutong kontrolin ng mga demonyo ang mga halimaw. Dahil maraming pakinabang, ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit upang maiwasan ito, nilikha ng Diyos at isinaman ang mga bayani na may kapangyarihan sa kanyang kaharian. Ito ang mga kabataang dumating sa mundong iyon. Samantala, nakahanap si Hajime ng isang higanteng pinto, at nang subukan niyang buksan ito, dalawang halimaw na bato ang nabuhay. At sa isang maikling laban gamit ang kanyang revolver, natalo niya sila. Sa loob nila, nakita niya ang susi para mabuksan ang mahiwagang pinto. At doon sa loob, nakita niya ang isang nakulong na babae. Sa simula, ayaw niyang tulungan siya dahil sa tingin niya ay masyadong delikado. Ngunit nang sabihin niyang bampira siya, at nandoon siya dahil pinagtaksilan siya, nagbago ang iniisip niya. Nang marinig niya ang kanyang kwento, napagtanto niya kung gaano siya kapareho sa kanya, kaya nagpasya siyang palayain siya. Ang bampira ay humingi sa kanya ng isang bagong pangalan, na nagbibinyag sa kanya bilang Yue. Biglang nalaglag ang ilang mga tinik mula sa ibabaw at pinoprotektahan niya ito, ngunit tinamaan siya ng ilan sa mga ito. Bumangon siya at gumamit ng kaunting banal na tubig na naipon niya, pinagaling niya ang kanyang sarili. Sa likod ni Yue, lumalaban siya sa giant crab na umatake sa kanya. Masyadong matigas ang katawan nito, kaya ang atake ng pangunahing tauhan ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Kinagat ni Yue ang kanyang leeg upang makakuha ng mas maraming mana, at sa isang malaking bola ng asul na apoy, naabot niya ang halimaw, ngunit hindi pa rin ito sapat.
Kaya sinundan ni Hajime ang parehong tinamaan ni Yue, at si Hajime gamit ang kanyang baril, ay tinapos ang bagay. Sa pakikipag-usap sa kanya, nalaman niyang mahigit 300 taon na si Yue, at dahil mataas ang healing factor niya, hindi siya namamatay. At saka, sa ilalim ng labyrinth, makakahanap siya ng paraan para makaalis dito. Sa natitirang bahagi ng halimaw, lumikha siya ng isang bagong sandata, ang antimatter rifle. Habang naglalakad sila, kinuwento niya ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nagpa siya silang magpahinga. Sinabi sa kanya ni Hajime na wala siyang planong maghiganti o kung ano paman, ang gusto lang niya ay makauwi. Nang marinig niya ito, nalulungkot siya dahil wala siyang mapupuntahan gaya ng pinaplano niya. Kaya niyaya niya itong bumalik sa kanyang mundo kasama niya, at masaya niyang tinanggap. Sinisira ang sandali, lumilitaw ang ilang mga dinosaur at hinahabol sila. Parang kinokontrol sila ng halamang parasite. Parehong nakatakas ang dalawa sa pamamagitan ng pagpasok sa isang masikip na butas, kung saan lumilitaw ang ilang berdeng bagay sa hangin, at bigla na lang siyang sinugod ni Yue. Ang isa sa mga halaman ay nasa kanyang ulo, at ang halimaw na kumokontrol sa kanya, ay lumilitaw. Ginamit nito si Yue bilang isang pangharang upang protektahan siya mula kay Hajime, at sinubukan din siyang kontrolin, ngunit hindi ito gumana. Dahil kumain siya ng maraming halimaw, mayroon siyang panlaban sa ganoong uri ng kapangyarihan. Sa simula, ayaw niyang umatake. Ngunit nang inutusan siya ni Yue, kahit nandyan siya, hindi siya nagdalawang isip. Mabilis niyang pinatay ang halimaw, at nagalit si Yue dahil sa napakabilis niyang ginawa, muntik na siyang tamaan ito. Habang nagpapahinga sila, tinanong niya kung hindi siya kakain ng kahit ano, at sumagot siya na ang pagkain niya ay dugo niya. At pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang damit, at sinabing oras na para kumain. Matapos ang mahabang paglalakad, nakakita sila ng isang higanteng pinto. Habang may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, binuksan ito ni Hajime. Pagdaan sa pinto, nakita nila ang maraming crystal towers. At biglang, isang uri ng dragon na may ilang mga ulo ay lumitaw. Ang bawat isa sa mga ulong iyon ay umaatake ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Ano mang mga pinsala na maaari nilang idulot sa halimaw, ang puting ulo ay magpapagaling sa iba. At kahit na tumutok sila sa isang iyon, ang ibang ulo ay humaharang upang ipagtanggol ito. Nahulog si Yue sa isang ilusyon, ngunit iniligtas siya ni Hajime. Sinabi niya na natatakot siyang maging mag-isa muli. At para pakalmayan siya, hinalikan siya nito. Magkasamang umatake at sa tulong ng kanilang bagong sandata, natalo nila ang halimaw. Gayunpaman, habang ibinaba nila ang bantay nila, may lumabas na bagong ulo na umaatake kay Yue. Sa pagsasakripisyo ng kanyang sandata at paggamit ng kanyang katawan bilang harang, pinoprotektahan siya ni Hajime. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang ligtas na lugar. At gamit ang kanyang bibig, binibigyan niya siya ng iba't ibang mga healing potion. Kinuha niya ang baril ni Hajime, at sinabi na sa pagkakataong ito ay ililigtas niya siya. Gamit ang sandata sa kanyang mga kamay, pumunta siya sa halimaw, ngunit ang isang pag-atake ng halimaw ay umabot sa kanya. Habang iniisip na katapusan na ng lahat, siya ay lumuluha. Ngunit nang makitang malungkot ang kanyang kasintahan, nagalit si Hajime at nabuksan ang isang bagong kapangyarihan na nagpapabilis sa kanya kaysa sa dragon. At gamit ang ilang granada, ginawa niyang bumagsak ang kisame sa itaas ng halimaw. Sa pinagsama nilang mga kasanayan ni Yue, natalo nila ito. Samantala, ang guru ng mga bayani at ang hepe ng simbahan ay nag-uusap tungkol sa pagpapadala sa kanila muli sa labyrinth. Ngunit sinasabi ng guru na pagkatapos mawala ang isa sa kanyang estudyante, kailangan nila ng mas maraming oras, at kung hindi niya yun irerespeto, hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa agrikultura para pakainin ang kaharian. Kaya pumayag siya, at sinabing isasama niya lamang ang gustong sumama. Samantala, nakikita natin ang mga grupo na nabuo muli upang tuklasin ang labyrinth, at naniniwala pa rin si Kaori na buhay ang kanyang kaibigan. Nagising si Hajime sa isang kama kasama si Yue, at pareho silang nakahubad. Ipinaliwanag niya sa kanya kung paano sila nakarating doon. Matapos talunin ang dragon, isa pang malaking pinto ang bumukas na naghatid sa kanila sa lugar na iyon. Inihiga niya siya sa kama at gumamit ng mga potion para pagalingin siya, ngunit hindi yon ang sagot kung bakit pareho silang hubad. Dinilaan ang kanyang mga labi, sinagot niya na si Hajime ay marumi at kailangan niya itong linisin. Nakahanap din sila ng isang mansyon at ginalugad ito, nakakita sila ng isang bungo na nakaupo sa isang trono. At nang makalapit siya, napunta siya sa isang magic circle, kung saan lumilitaw ang ilang uri ng hologram, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Oscar Orcas, ang taong nagtayo ng labyrinth na iyon. Binati niya sila sa pagtapos nito. Bumalik sa grupo ng mga bayani, nakasakay sila sa bahaging iyon ng tulay at lumitaw ang mga halimaw. Pero hindi na sila katulad ng dati, marami silang naging pagsasanay para sa puntong ito. At sa maraming trabaho bilang isang grupo, nagagawa nilang talunin ang mga ito. Sa kabilang banda, patapos na ang recording ni Oscar, at sinabi ni Oscar na ibibigay niya kay Hajime ang lahat ng kapangyarihan.
Ang bida ay ginantimpalaan ng isang bagong magic na tinatawag na creation magic, kung saan maaari niyang ilagay ang enerhiya sa mga brute na mineral na nagbibigay sa kanila ng mga espesyal na katangian. Nagagawa din ito ni Yue kahit na wala siyang kakayahan ng katulad kay Hajime. Inilibing ng magkopol ang katawan ni Oscar at nakahanap sa mansion ng maraming libro at artifact na maaaring magpataas ng kanilang kapangyarihan at makatulong sa kanila na tapusin ang kanilang mga layunin. Sa mga ito, nagdesisyon sila na manatili doon ng ilang sandali hanggang sa malaman na nila ang lahat ng nasa mansion na iyon. Nang gabi ring iyon, habang naliligo si Hajime, nagpa siya si Yue na samahan ang kanyang kasintahan at ito ay nagbibigay sa atin ng magandang eksena. Lumipas ang dalawang buwan at natutunan nila ang lahat ng posible. Tumilikha si Hajime ng iba't ibang mga bagong armas at sasakyan, at isang mekanikal na braso para sa kanya. Handa na silang bumalik sa ibabaw, at mula sa sandaling iyon, silang dalawa ay laban sa mundo. Isang kuneho na babae ang tumatakbo palayo sa isang dinosaur na may dalawang ulo, hanggang sa isang sinag ng enerhiya ang nagligtas sa kanya. Sa loob nito, lumilitaw ang magkopol na pangunahing tauhan, at natutuwa siya sa paniniwalang lumitaw ang kanyang mga bayani. Humihingi siya ng tulong kay Hajime na ilang beses itong tinatanggihan. Ang pangalan ng batang babae ay Shia, siya ay mula sa isang tribo ng mga rabbit men, at kailangan sila upang iligtas ang kanyang pamilya. Nang makita kung gaano siya mapilit, nagpa siya siyang pakinggan siya, at pagkatapos ay pinatuyo niya ang kanyang mga luha sa kanyang Amerikana, kaya't pinabagsak siya nito. Tinatanong niya kung paano niya nagagawa na saktan ang isang maganda at cute na babae, at sinagot niya yun kung ikukumpara kay Yue, ang kanyang cuteness ay wala. Sagot ng dalaga, ang ganda ng katawan niya kumpara kay Yue. Dahil sa komento na ito, ang bampira ay gumamit ng magic para pagbayarin ang kuneho sa mga sinabi nito. Pagkatapos nito, ikinwento niya ang nangyari. Ang kanyang tribo ay namamatay mula sa kanyang tahanan matapos salakay ng mga halimaw. Karaniwan, ang mga rabbit men ay hindi maaaring gumamit ng magic, ngunit siya ay ipinanganak na magagamit ito, lalo na ang clairvoyance, na nakatulong sa kanya na malaman na sila ay lilitaw doon. Ayaw pa rin siyang tulungan ni Hajime, ngunit sinabi ni Yue na dapat dalhin nila siya roon dahil mabuti kung may maggagabay sa kanila. Sa kagubatan, isang batang babae ang kakainin na sana ng isang dragon, ngunit dumating si Hajime sa tamang oras. At gamit si Shia bilang bitag, pinapatay niya ang lahat ng halimaw. Sa tulong ni Yue, natalo niya ang lahat ng mapanganib na halimaw para sa tribo, at gayon din, gumawa sila ng kasunduan ng hindi pagsalakay sa iba pang mga lahi. Si Yue at Shia ay nagsisimulang magsanay halos araw-araw. At upang may pagtanggol ang kanilang sarili, sinasanay ni Hajime ang natitirang bahagi ng tribo, ngunit ang mga kuneho ay masyadong mapayapa, hindi man lang nila matalo ang pinakamahinang halimaw. Lalong tumitindi ang pagsasanay nilang dalawa, at si Shia ay nagawang makapinsala ng maliit kay Yue, at dahil doon, nanalo siya. Hiniling niya kay Hajime na isama siya sa kanyang paglalakbay, dahil mahal niya ito at gusto niyang makasama siya magpakailanman. Lumilitaw ang natitirang bahagi ng tribo, lahat sila ay mas malakas at malupit kaysa dati. Sa isang lumang puno, nakakita sila ng isang bato na may pamilyar na simbolo na nasa mansion ni Oscar. Sa paglalagay ng kanyang singsing dito, kailangan daw nila ng apat na simbolo para muling mabuksan ang pinto. Kinuhusgahan nila ito na dapat silang kumuha ng ring mula sa iba pang mga labyrinth na umiiral. Nang gabi ring iyon, nalaman natin na ang dalawang babae ay gumawa ng isang kasunduan. At ito pala ay kung tamaan siya ng isang beses sa pagsasanay, siya ay papayagan na sumama sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng isang cute na sandali kasama si Hajime, pumunta silang tatlo sa susunod na labyrinth. Natagpuan nila ang pasukan ng labyrinth, at sa loob nito, dumaan sila sa iba't ibang mga bitag. At kahit nakakaiba ito, ang kuneho ay medyo kapaki-pakinabang. Nakahanap sila ng isa pa sa mga pintuan na iyon na marahil ay mula sa labyrinth ng pinuno. Sa mahusay na pagtutulungan, binuksan nila ang pinto. At pagkapasok sa loob nito, nakasalubong nila ang isang higanteng halimaw na may armor. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Melody Ryzen, ang master ng Ryzen Labyrinth, at pinutol ni Hajime ang anumang uri ng chat, at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang sinaunang mahika, ngunit tumanggi siya. Sa isang paglulunsad ng missile at isang pag-atake ni Yue at Shia, pinatumba nila siya, ngunit ang kanyang baluti ay napakalakas, halos hindi nakakakuha ng anumang pinsala. Gamit ang isang bagong sandata, nalampasan nila ang armor gamit ang isang uri ng drill, at pinukpok ito gamit ang kanyang hammer, nagawa niyang sirain ang crystal nito, natalo ang halimaw at nakuha ang paghanga ni Yue. Samantala, ginamit ng halimaw ang kanyang huling lakas para bigyan sila ng payo na mag-ingat sa mga pinuno ng iba pang labyrinth dahil talagang masama ang mga iyon. Nang makarating sila sa lugar upang kunin ang mga artifact, natanggap nila sa pamamagitan ni Melody sa isang anyo na hindi gaanong nagbabanta. Sinabi niya na ang pakikipaglaban kanina ay pag-arte lamang at dahil itinuring niya sila bilang mga tanga, binibigyan siya ng sugat ng kuneho. Nang nakuha nila ang bagong artifact, sinabi sa kanila na ito ay magic na walang gravity,
at ang tanging may kaugnayan dito ay si Yue. Sa pagnanais ng higit pang kakaibang mga bagay, nakuha ito ni Hajime sa pamamagitan ng puwersa. Kaya't isinaaktibo ni Melody ang emergency compartment, pinaalis sila roon at ipinadala sila sa isang lawa. Ngunit dahil sa isang isda na may mukha ng tao, si Shia ay nalunod. At para mailigtas siya, gumagawa si Hajime ng mouth-to-mouth resuscitation. At nang siya ay nagising, sinamantala ang pangunahing tauhan, at hinahalikan siya, na ginawa siyang itinapon muli sa tubig. Huminto sila sa isang inn, at sa isang diskusyon para makita kung sino ang matutulog kasama si Hajime, nakakuha tayo ng eksenang napaka nakakatawa. Nagpakilala sa kanila ang pinuno ng Fern Adventurers Guild para humingi ng pabor, na mabilis na tinanggihan ng bida. Ngunit nang sinabi niya kung ano ang kanilang gantimpala sa paggawa nito, tinatanggap niya. Gusto niyang mahanap at iligtas nila ang ikatlong anak ng isang maharlika na kaibigan niya, at bilang kapalit, makukuha nila ang suporta niya sa anumang laban. At kung kailangan nila siya, gagawin niya ang anumang hilingin nila. Samantala, tinutulungan ng guro at ng kanyang mga mag-aaral ang mga mamamayan sa pagtatanim at pagkolekta. Sa hapunan, sinabi ng chef na ang gabing iyon ang huling pagkain na kanilang ihahain dahil nagamit na nila ang kanilang huling pampalasa. Ang mga mangangalakal ay hindi makuha ang mga ito mula sa bundok, dahil maraming mga halimaw ang lumitaw doon. Isang grupo ng mga adventurer na may mataas na antas na nagresolba nito, ay hindi pa bumabalik. Sa kabutihang palad, ang pinuno ng guild ay nagpadala doon ng isang grupo upang hanapin ang mga nawawalang adventurer, na talagang kararating lang. Nang marinig ng guro ang mga boses, napansin niyang isa sa kanila ay si Hajime. Nang pinuntahan siya nito, sinasabi niyang hindi siya ang taong hinahanap niya. Ngunit siya ay sobrang mapilit, kaya nagtatapos siya sa pag-amin. Isang lalaki na nandoon ang gustong umatake kay Shia, tinawag siyang hayop, at sinasabing puputulan niya ang mga tainga niya ng kuneho para magmukha siyang tao. Sa sobrang galit, inatake siya ni Hajime, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos nito, binabalaan niya ang lahat, na sinasabi na wala siyang pakialam kung ano ang kanilang gagawin o hindi, hanggat hindi sila humaharang sa kanya. Kung sila ay magtatangka na harangan siya ngayon, hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Sa gabi, habang ang guro ay nag-iisa sa kanyang silid, pumunta si Hajime doon at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan sa mga labirin. Pagkatapos ng panahon ng mga Diyos, ang mundo ay pinahirapan ng isang digmaan. Ang mga tao, mga demonyo, at maraming anyo ng mga hayop ay lumaban ng walang tigil laban sa isa't isa. Isang grupo ang lumaban dito, at napansin ng kanilang pinuno na ang tunay na intensyon ng Diyos ay gamitin ang lahat bilang mga kasiyahan, at ang digmaan ay hindi hihigit sa isang laro. Habang siya ay nakatago sa mga anino, hinihila ang mga bagay upang magdulot ng mga salungatan, at ang mga bayani ay lumitaw na may layuning pigilan siya. Noong panahong iyon, tinawag silang mga tagapagpalaya, at ang kanilang mga plano ay bumagsak bago pa man sila makalaban. Ipinahayag sila ng kanilang Diyos na mga kaaway ng simbahan, at ito ay naglagay sa sangkatauhan na lumaban sa kanila. Dahil hindi nila kayang labanan ang mga taong sinumpaan nilang protektahan, binansagan sila bilang mga tulisan, at isa-isang natalo. Sa huli, iilan lang ang mga miyembro na nakaligtas. Dahil hindi nila kayang talunin ang mga baliw na Diyos sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kapangyarihan, kumalat sila sa mundo, nagtayo sila ng mga labyrinth at nagtago ng kanilang mga sarili. Sa loob ng mga iyon, naghanda sila ng mga pagsubok. Kung sino ang makatapos sa kanila ay tatanggap ng kapangyarihan ng Malverex, sa pag-aakalang balang araw ang taong ito ay magpapahinto sa mga kalokohan na laro ng hangal na Diyos na ito. Matapos sabihin ang lahat ng ito, sinabihan siya ni Hajime na gawin ang anumang gusto niya sa impormasyong iyon. Dahil sa totoo lang, wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa mundong iyon. Bago siya umalis sa silid, sinabi niyang hindi kailanman naniwala si Kaori sa kanyang pagkamatay, at buong oras na niyang hinahanap siya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na ang nangyari sa kanya ay hindi isang aksidente, ngunit ito ay isa sa kanyang mga kasamahan na sinusubukang patayin siya. At para doon, dapat niyang bigyan ng babala ang kanyang mga estudyante na mag-ingat sa kanilang mga likuran. Kinabukasan, aalis na ang grupo para hanapin ang anak ng Maharlika. Ngunit lumitaw ang guro at ang ilan sa kanyang mga dati ng kasamahan na nagsasabing gusto nila siyang tulungan. Gaya ng nakagawian, tumatanggi siya, na sinasabing maaari lamang silang maantala. Ngunit pagkatapos ng maraming pagpilit ng guro, pumayag siya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa bundok. Sa gitna ng kagubatan, ginagamit ni Hajime ang kanyang mga drone para hanapin ang anak ng Maharlika, na nakahanap ng mga armor at mga espada na naging abo. Habang sinusundan ang mga bakas, nakakita sila ng talon, at sa loob nito, mayroong isang kuweba. Sa loob nito, nakita niya ang lalaking hinahanap niya, na nagngangalang Will. Nakonsensya siya dahil nakita niya ang lahat ng adventurer na namamatay habang siya ay tumakas at nakaligtas. Binibigyan siya ni Hajime ng leksyon, na sinasabi sa kanya ang pinakamahusay na paraan para parangalan ang mga nawala, ay ang patuloy na mabuhay at magpatuloy. Sa sandaling nakalabas sa kuweba, lumitaw ang isang itim na dragon, at si Will ang tina-target nito.
Sa kanyang higanteng shield, pinoprotektahan ni Hajime ang lahat mula sa apoy ng dragon. Kasama sina Yue at Shia, nilalabanan nila ang halimaw habang ang iba ay sinubukang tumulong na mas humahadlang lang kaysa makatulong. Pagkatapos ay hiniling ni Hajime kay Yue na protektahan sila habang nilalabanan nila ni Shia ang dragon. Pagkatapos ng ilang pag-atake, nauuwi sa pagkahimatay ng dragon. Gustong gisingin ang dragon upang makakuha ng ilang impormasyon, si Hajime ay may isang masamang ideya. Hinawakan niya ang isa sa mga higanteng pamalo, at itinulak yon, alam mo na kung saan. Gamit ang boses ng babae, ang halimaw ay sumisigaw, at nagsusumamo na tanggalin ito. Ngunit hinihiling niya sa kanya na sabihin ang lahat ng nangyari habang sinusuntok ang bakal ng maraming beses. Sinabi ng dragon na habang natutulog siya, ang isang taong may itim na damit ay gumamit ng magic control ng isip na nagutos sa kanya na patayin si Will at ang kanyang mga kasamahan. Hindi naniniwala si Will, pero ipinagtanggol siya ni Yue, na nagsasabing kilala ang mga dragon men na mapagmataas, at hindi siya nagsisinungaling. Sinabi ng dragon na wala siyang pakialam sa pamamagitan ng pagpaparusa sa nangyari, ngunit hiniling niyang alisin sa kanya ang bakal na nakatusok. Sinabi niya na ang taong kumokontrol sa kanya ay bumuo ng isang hukbo, at gusto niyang pigilan siya dahil may nangyaring trahedya. Sinabi ni Hajime na huwag pakinggan ang kanyang sinasabi, dahil muntik na silang mamatay dahil sa kanya, dapat siyang mamatay, ngunit pinigilan siya ni Yue, na sinasabing wala siyang kasalanan sa pagiging kontrolado, at hindi siya ang kanilang kaaway. Kaya hiniling niya sa kanya na alisin iyon, dahil ang kanyang mana ay malapit ng maubos. Kung bumalik siya sa kanyang normal na anyo, mawawasak siya mula sa loob hanggang sa labas. Pumayag si Hajime, at nang bumalik sa kanyang normal na anyo, inihayag niya ang isang magandang babae na nagngangalang Tio. Upang matiyak na totoo ang kanyang sinasabi, ipinadala ni Hajime ang isa sa kanyang mga drone, na nagkukumpirma ng higit sa 60,000 monsters ang patungo sa Nayon, kung saan sila naruroon kahapon, na darating doon sa loob ng 2 araw. Sinabi ng guru na kakailanganin nilang tulungan sila, ngunit sinabi ng pangunahing tauhan na ang kanyang misyon ay iuwi ng ligtas ang lalaki, hindi para masangkot sa isang digmaan. Habang kinaladkad ang masokistang babae mula sa kanyang mga paa, siya at ang iba pa sa kanila ay bumalik sa Nayon. Sa susunod na araw, sa isang pulong, kinumbinsi siya ng guro na tulungan sila laban sa hukbo. Ang mga babae at bata ay inilikas, at siya ay gumawa ng pader sa pasukan ng Nayon. Sa gabi, nagpapakita si Tio kay Hajime upang kausapin siya. Doon ay hiniling niya sa kanya na pagkatapos ng labanan ay sumali sa kanilang grupo, ngunit mabilis niyang tinanggihan ito, kaya mas nagustuhan ni Tio ito. Bago mag-umaga, dumating ang mga halimaw. Gamit ang mga sandata ng apoy at mahika, pinapatay ng 4 ang malaking bahagi nila, higit sa lahat salamat sa kapangyarihan ni Tio at Yue. Sa pagkakaroon ng masyadong maraming mga kaaway upang labanan, nagpasya si Hajime na isama si Shia sa unahan upang tapusin ang mga kontroladong halimaw. Ang lalaking may itim na damit pagdating doon, doon ay parehong madaling natalo at dinala siya sa iba. Nang makita ang kanyang mukha, natakot ang guru dahil isa ito sa kanyang mga estudyante. Sinusubukan niyang unawain kung bakit niya ginawa yon, at ipinaliwanag niya na nang pumunta sila sa hilaga upang manghuli ng halimaw, nakilala niya ang isang demonyo na nakauunawa kung gaano siya mapapakinabangan. Nakipag-deal sila para patayin ang guro, dahil sa collector powers niya na mas lalo siyang nagiging mas maaasahan pa kaysa sa mga bayani. Sinisikap ng guro na aliwin siya, na sinasabi na mula sa sandaling iyon, lagi niya itong makakasama. Ngunit kinuha siya ng batang lalaki bilang isang hostage, at sinabi kay Hajime na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga armas. Ngunit itinanggi ng pangunahing tauhan, at naghanda na gamitin ang kanyang armas. Ngunit may napansin si Shia, at tumalon upang iligtas ang guro. Pagkatapos, may isang misteryosong nagpaputok ng energy ray sa guro at sa estudyante, ngunit ang estudyante at si Shia lang ang tinamaan nito. Gayunpaman, nagawa pa rin ng bata na lasunin ang guro, at tinamaan ni Hajime ang umatake. Ngunit ang hindi kilala ay nagawa pa rin tumakas. Upang iligtas ang guro, binigyan niya ito ng healing potion mula sa kanyang bibig, at pagkatapos nito, hiniling niya sa kanya na pagalingin ang nasaktan niyang estudyante. Ngunit ang mga bagay ay hindi gaanong simple, pinatay ni Hajime ang estudyante at nabigla ang kanyang guro, at gayon din, para hindi siya makonsensya sa pagkawala ng kanyang estudyante. Ibinigay nila ang lalaki sa pinuno ng guild, at nang matutulog na sila, naalala ni Tio ang pagkamatay ng kanyang ama, at kung paano niya sinabi sa kanya na balang araw na may lilitaw upang talunin ang hangal na Diyos na gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa mundo. Sa umaga, bilang pangako niya kay Shia, ipinakita niya sa kanya ang lungsod. Bumisita sila sa iba't ibang lugar, hanggang sa makita nila sa isang aquarium ang isang isda na may mukha ng isang tao, na ang pangalan ay Lima. Matagal silang nag-usap ni Hajime, nagbubonding ng pagkakaibigan, at dahil dyan, pinapakawalan nila ang isda. Nagkomento si Lima na ang mga taong nakahuli sa kanila ay nakahuli din ng isang batang babae para ibenta siya, at tila maraming alipin sa lungsod na iyon, kaya mas mabuting mag-ingat. Habang naglalakad sila,
nararamdaman ni Hajime ang presensya ng maliit na nilalang sa ilalim nila. At nang pumunta sila sa daluyan sa ilalim, nakita nila ang isang maliit na batang babae mula sa tribo ng Dagon na nakatira sanayon sa dagat. Nalaman natin na ang kanyang pangalan ay Miu, at pinaliguan siya ni Shia at pinakain. Ang bata ay ang taong tinutukoy ni Lima, at ang mga taong nakahuli sa kanya ay gustong ibenta siya sa isang auction. Nagpa siya si Hajime na ibigay siya sa mga gwardiya ng lungsod, kahit na umiyak siya at hiniling na panatilihin siya. Pagkatapos na iwanan si Miu, at nang pabalik na sila, nakita nila ang isang pagsabog na nagmumula sa kung saan nila siya iniwan. At pagdating doon, nakita nila ang isang mensahe sa dingding, na nagsasabing dapat nilang ibigay ang babaeng kuneho kung ayaw nilang mamatay ang batang babae. Idineklara sila ni Hajime na kanyang kaaway. Habang binubugbog nila ang isa sa mga tauhan ng mga ngalakal ng mga alipin, nahanap nila sina Tio at Yuei, na tutulong sa kanila na iligtas ang maliit na batang babae, na sinisira ang malaking bahagi ng lungsod para magawa ito. Habang ang kontrabida ay pinagbabantaan si Miu, lumitaw si Hajime at mabilis siyang pinatay, na iniligtas ang babae. Sa himpapawid, ipinakita niya sa kanya kung paano niya sinisira ang lahat ng kanilang mga base, at dahil dito, ang ating bida ay nakakuha ng isang anak na babae. Si Hajime at ang mga babae ay pumunta sa guild mula sa ibang lungsod. At habang kausap nila ang pinuno nito, pumasok sa silid si Endo, isa sa mga dating kasamahan ni Hajime. Siya ay natatakot at humihingi ng tulong, at kahit na papaano ay medyo nakikilala pa niya si Hajime. Kiniling niya sa kanya na sumama sa labyrinth upang iligtas ang kanyang mga kaibigan, na nasa ikasyam na palapag. Samantala bago ito, may hindi tama, wala silang nakitang halimaw, at biglang may sumulpot na babaeng pula ang buhok. Siya ay isang demonyo at inanyayahan silang sumama sa kanyang layunin, na nagsasabing tinanggap na ng isa sa kanila ito. Sinabi nila na nagsisinungaling siya at tinanggihan ang kanyang alok, at pagkatapos ay tinawag niya ang ilang mga halimaw na umaatake sa kanila. Kahit anong pilit nila ay wala silang pagkakataon laban sa kanila, kaya ipinadala nila si Endo upang bumalik sa kapitan upang humingi ng tulong. Si Kuki, ang pinuno ng grupo, ay nakapag-react na natalo ang ilang halimaw. Si Suzo, na pinoprotektahan ang kanyang mga kaibigan gamit ang mga barrier, ay pinabagsak ng ilang halimaw, kaya nagpa siya silang umatras. Nakarating sila sa kapitan, ngunit sinundan sila ng mga halimaw. Inutusan sila ng mga kapitan na tumakas sa portal at humingi ng tulong sa guild. Akala ng mga lalaki ay matagumpay silang makakatakas lahat. Ngunit nang nahanap sila ng babaeng demon, wala silang pagpipilian kundi ang lumaban upang makatakas si Endo. Nakikita kung paano pinapabagsak ng babaeng demon ang mga kasamahan, sa galit ay tumakbo si Kuki laban sa kanila at napabagsak siya, ngunit nang malapit na niyang tapusin ang labanan, nakita niya ang isang larawan niya kasama ang kanyang kasintahan sa isang kwintas, at dahil dito, siya ay nag-alinlangan at napabagsak ng isa pang halimaw. Nang malapit na silang patayin ng dalawang higanteng halimaw, biglang may bumagsak na bakal mula sa langit, na agad pumatay sa dalawang halimaw. Sinabi ni Hajime sa kontrabida na bibigyan niya siya ng pagkakataong sumuko, at kung ginawa niya ito, hahayaan niya ito. Ngunit sa galit, itinanggi niya ito at sinubukang atakihin siya. Habang pinoprotektahan ng mga babae ang mga dating kasamahan sa kalaban, siya lamang ang humaharap sa demonyo. Habang madaling tinatalo ni Hajime ang lahat ng halimaw na lumilitaw, nagulat ang kanyang mga kaklase nang malaman na siya ang kanilang kaklase na nahulog na inakala nilang namatay na. At pagkatapos na talunin ang demonyo, binaril niya ang kanyang mga binti at sinimulang tanungin siya. Nang makitang wala siyang sasabihin, gumawa siya ng desisyon na tapusin ito, at ito ay ikinagulat ng kanyang mga dating kasamahan na wala siyang alinlangan na pumatay. Si Kaori, na masaya sa muling pagkikita sa kanyang kaibigan, ay niyakap siya, iniwan ang ibang mga babae na nagseselos. Sa kanilang paglabas ng labyrinth, nakikipagtalo si Kuki sa kanyang desisyon na patayin ang isang tao, iniisip na mali ang ginawa niya kanina. Ngunit sinabi ni Hajime na sa mundong ito ay pumatay o mamatay, wala siyang awa, tanging pagpatay lang ang kanyang daan, ginagawa lang niya ito para makasurvive, at kung siya ay haharang sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Nagulat ang lahat dahil sa laki ng ipinagbago ni Hajime, at napa-atres sa takot ang lalaking ng traidor sa kanya. Sa labas ng labyrinth, isang hukbo ang nasa pasukan ng labyrinth, mukhang walang tiwala sa grupo ni Hajime. Gayunpaman, nagulat sila sa paglabas nila, at dahil sa sobrang bilis ng grupo ni Hajime, hindi na rin sila nagkaroon ng oras na pumasok sa loob para iligtas sila. Sinabi ni Kaori kay Hajime na gusto niyang sundan siya sa kanyang paglalakbay, dahil mahal niya siya at nais manatili palagi para sa kanya. Gayunpaman, sabi niya ang kanyang puso ay pag-aari na ng iba, ni Yuei. Ngunit gayunpaman, iginiit ni Kaori, na nagsasabing sasama pa rin siya at sa hinaharap ay mapapaibig niya ito sa kanya. Dahil sa kanyang determinasyon, pumayag dito si Yuei at hindi na rin nakatanggi si Hajime. Matapos mailigtas ni Hajime, ang grupo ng mga bayani ay bumalik sa Royal Palace, kung saan tuwang-tuwa si Prinsesa Liliana na makita sila.
Mukhang masaya ang lahat ng estudyante, maliban kay Hiyama, ang batang nagtangkang pumatay kay Hajime. Dahil pagkatapos na makita siya ay natakot siya sa kanya. At si Kuki, nakilala bilang bayani, na walang nagawa para iligtas sila. Kinabukasan, nagpaalam si Kaori sa iba at nagpapatuloy muli ang grupo ni Hajime sa paglalakbay. Habang naglalakbay, matapos makarinig ng leksyon dahil sa pagtatalo sa harap ni Miu, pareho silang tumigil. Nakikita ni Tio ang ilang higanteng uod na nakapalibot sa isang bagay. Biglang, lumabas ang isa pa sa buhangin at inatake ang kotse, ngunit nagawa ni Hajime na iwasan ang lahat ng pag-atake. Sa isang rocket na lumalabas sa gilid, sinisira niya ang mga halimaw, na tinawag ang atensyon ng iba na mabilis na natalo gamit ang isang super magic machine gun na lumabas sa hood ng kotse. Nakita nila ang isang lalaki sa lupa na nasaktan. At dahil kay Kaori, na isang healer, nagpa siya silang tulungan siya. Siya ay na-overload sa mana dahil sa isang lason na nainom niya, at ito ang dahilan kung bakit umabot sa limitasyon ang kanyang katawan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang kunin ang dagdag na mana sa kanyang katawan, na nagliligtas sa kanyang buhay. Anak pala siya ng isang duke ng isang lungsod na tinatawag na Cage, malapit iyon sa Marina City kung saan ipinanganak si Miu. Nagkaproblema sila dahil ilang araw na ang nakalipas, may mga taong may sakit na katulad niya. Isang lason ang inilagay sa isang bahagi ng lungsod na nakahahawa sa lahat, ngunit mayroong panlunas, isang espesyal na mineral na tinatawag na Serena Stone na may kapangyarihang magpakalma sa mana ng sino mang umiinom nito. Ito ay matatagpuan lamang sa isang bulkan. Dahil pupunta na sila sa lungsod, nagpa siya silang tulungan sila, ngunit hindi iyon libre. Bumalik sa malademonyong mundo ng Galante, ang general na si Fred ay pinaalaman ni Mikhail na si Katalia ay natalo, at tila ang blonde na lalaking ito ay kanyang kasintahan. Nabigla siya nang marinig na ang plano ng pagpatay sa guro ay nabigurin kahit na may 60,000 halimaw. Nagkomento si Fred na ang gumawa ng mga bagay na iyon ay apat na irregular, at sinabing pupunta siya sa bulkan upang makakuha ng higit pang magic mula sa mga Diyos upang maging mas makapangyarihan. Sumusumpa siya sa ngalan ng Diyos na wawakasan ang mga humaharang sa kanyang mga plano. Pagdating sa lungsod, nakita nilang desyerto ang lungsod at tinanggap sila ng duke. Si Shia at Kaori ang haharap sa mga taong nasaktan habang ang iba ay gagawa ng paraan para mabigyan sila ng tubig. Gamit ang mahika, gumawa ng malaking butas si Yue at ginamit ni Hajime ang kanyang sasakyan para maglagay ng semento sa lupa para hindi masipsip ang tubig. At sa pamamagitan ng isang higanteng salamangka ng tubig, pinupuno ng vampira ang giant pool na nag-aambag ng tubig sa lungsod. Dahil maraming enerhiya ang ginugol ni Yue, kinagat niya si Hajime para makabawi. Biglang lumabas ang isang halimaw sa kung saan at inatake sila. Naapektuhan ito ng lason, ngunit sa isang shot sa kanyang nucleus, sinisira ito ni Hajime. Gayunpaman, kahit patay na ang halimaw, nahawa pa rin ang mga bahagi nito at nasa tubig, kaya nahawa rin ang tubig. Gayunpaman, dahil ang tubig ay dadaloy, sa paglipas ng panahon, ang tubig ay magiging dalisay muli. Nagpasalamat ang duke at ang mga mamamayan sa pangunahing tauhan, at nilinaw ng isang ito na ang kanyang mga serbisyo ay hindi libre. Dahil ang mga mamamayan ay nahawahan pa, nagpa siya silang pumunta sa bulkan. Ngunit para mapangalagaan sila, si Kaori at Miu ay nananatili sa lungsod. Pagdating sa bulkan, nakarating sila sa simula na bahagi na puno ng mga bato, at nagpa siya silang lumalim. Lumilitaw ang isang Love Monster, at mabilis itong natalo ni Shia sa kanyang bagong kakayahan na gawing kinetic energy ang mana. Nakahanap sila ng isang malaking halaga ng Serena Stone, at kailangan na lamang nasakupin ang labyrinth ng bulkan at umalis. Dahil sa sobrang init, nakaramdam ng sakit sina Shia at Yue, kaya huminto sila ng kaunti para magpalamig. Sinabi ni Tio ang kanyang teorya tungkol sa mga labyrinth na umiiral sa mundong iyon. Gamit ang isang bangkang may resistance sa lava, nakarating sila sa isang lugar na tila ang huling misyon upang makumpleto ang labyrinth. Maraming lava worm ang nagsimulang umatake sa kanila, at kahit na nawasak, maaari silang muling mabuo. Upang patayin sila, kailangan nilang sirain ang kanilang bagong nucleus, at iyon ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, parang hindi matatapos ang mga kalaban, at pagkatapos, napapansin ni Shia na sa tuwing papatay sila ng halimaw, ang hiyas ng mana ay nawawasak. At dahil mayroong 100 sa kanila, kakailanganin nilang sirain silang lahat at iyon ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, pagkatapos patayin ang huling mga halimaw, isang liwanag na sinag ang tumama kay Hajime. Nilapitan siya ni Yue at binigyan siya ng healing potion. Gayunpaman, ang mga pinsala ay masyadong malubha. Ang ilang mga enerhiya ay itinapon laban sa kanila, at gamit ang isang defensive na salamangka, pinamamahalaan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, nang tumingin si Yue sa itaas, nakakita siya ng isang dragon, naroon ang general ng Demonic Kingdom, na nagsasabing mapanganib sila, at hindi nila ito maaring baliwalain. Kaya, kasama silang lahat, kahit nasaktan si Hajime, bumangon siya at tinutuya ang demonyo, na aalalang tinapos niya ang miyembro ng isa sa kanyang mga nasasakupan. At pagkatapos nito, magsisimula na ang laban.
Nang makitang dehado sila dahil sa dragon, naging dragon si Tio para magkaroon ng patas na labanan. Sa pamamagitan ng puwersa ng kapangyarihan, naghahanda si Fred na atakihin siya, ngunit sa pamamagitan ng isang super rifle ay pinigilan siya ni Hajime. Samantala, sa sobrang mga pinsala, hindi na kayang lumaban pa ang mga bida. Nang makitang mahirap talunin sila ng ganoon, nagpa siya ang demonyo na gumamit ng ibang paraan para patayin sila, at nagpa siya nasirain ang angular na bato na nagpanatiling mahinahon sa bulkan, na ginagawa itong nasa bingit ng pagsabog. At sa ilang uri ng relic sa bubong upang makatakas, alam niyang hindi sila dapat umalis ngayon dahil kailangan muna nilang sakupin ang labyrinth. Kumilos siya, at hiniling si Tio na lumabas gamit ang siwang sa bubong, na binigyan siya ng isa sa kanyang mga ring at humihiling sa kanya na bumalik na may dalang mensahe para kay Kaori, at nagtapos sa isang simpleng, magkita tayo mamaya. Gamit ang kanyang pinakamataas na bilis, nagawa niyang lumabas, pagkatapos na malapit ng magsara ang mga port. Dahil sa pagkuha ng pinsala, lumalakas siya, dahil iyon kay Hajime na gamit ang kanyang binigay na singsing, nakuha ng dragon ang kakayahang gawing lakas ang sakit. At gamit ang kapangyarihan na mayroon siya sa loob ng singsing na ibinigay ni Hajime sa kanya, nagawa niyang pumunta sa lungsod. Sa kaharian, sinubukan ni Prinsesa Liliana na kausapin ang hari. Ngunit kagaya ng mga sundalo, mukha silang zombie at patuloy na naglalakad at hindi pinansin. Hinanap niya si Shizuko at sinabi sa kanya na nagpapanggap ang simbahan na si Hajime ay isang kalaban. Sa kagubatan, malapit sa kaharian na iyon, sinusuntok ni Hiyama ang ilang mga puno ng galit dahil ang kanyang mahal na si Kaori ay kinuha ng lalaking kinaiinisan niya. Isang boses ng babae ang nagsimulang makipag-usap sa kanya, na nakakaalam na siya ang nagtangkang pumatay kay Hajime. Hinihiling sa kanya ng boses na magsanib puwersa, at tutuparin niya ang lahat ng pangarap nito. Samantala, lumipad ng mabilis hanggat kaya niya, nakarating si Tio sa lungsod at tinanggap siya ni Kaori upang makita kung kumusta siya. Sa loob ng silid, ipinaliwanag niya ang sitwasyon, at ibinigay ang mensahe ni Hajime kina Miu at Kaori. Dahil maayos ang mga mamamayan doon, nagpa siya silang dalhin si Miu sa kanyang ina. Dumiretso ang mga eksena kay Hajime sa isang lugar at karagatan na may Yue sa ibabaw niya. Habang patuloy ang dalawa sa pagpapahinga, ipinaalam sa atin upang maunawaan kung paano sila napunta dito. Samantala, ipinakita sa atin kung paano sila nakalabas mula sa bulkan, at kung paano sila nakahanap ng isang pinto na bumukas ng mag-isa nang makalapit sila dito. Sa loob ng kwarto, may magic circle. Nang tumayo sila, nakatanggap sila ng bagong espesyal na mahika na hindi pa nila magagamit. Ang maliit na pinto ay bumukas sa dingding na nagbibigay sa kanila ng isang relic na katulad ng mayroon si Fred. Upang makaalis doon, may ideya si Hajime na lumangoy sa lava, ngunit hindi literal. Gumawa siya ng ilang uri ng submarine boat, at kung may resistance ito sa lava, magagamit nila ito para makatakas. Kaya gamit ang magic barrier, nakapasok sila sa submarino at tumakas. Gayunpaman, sa pagpasok sa dagat, ipinagkanulo sila ng pagsabog, at gayon din, lumitaw ang ilang halimaw. Dahil walang sapat na paraan para talunin sila, kinailangan ni Yue na gamitin ang kanyang mahika. Dahil sa pagod dahil sa laban, kailangan niyang gamitin ang dugo ni Hajime. Dahil nanghihina siya, binibigyan ito ni Hajime at nag-aalok din si Shia. Bumalik sa kung saan tayo tumigil, nagising si Shia, at nang umakyat siya, nakita niya silang dalawa na halos hubot-hubad. Nagutom sila, kaya nagsimula silang kumain ng ilang isda, hanggang sa nakuha nila ang atensyon ng mga dagon. Nang sinubukan nilang salakayin si Shia, pinigilan sila ng bida. Nang tumingin sila sa itaas, nakita nila sina Kaori at Miu na nakasakay kay Tio, na nahuhulog sa kanilang direksyon. Humiwalay si Miu kay Tio, at iniligtas siya ni Hajime. At pagkatapos, pinagalitan niya, sinabing hindi na niya dapat gawin ang mga ganitong mapanganib na bagay. Ngayon magkasama, pumunta sila sa Hellisen, ang lungsod sa dagat. Gamit ang isang sulat mula sa guild sa kanyang mga kamay, ipinaliwanag ni Hajime ang sitwasyon, at pumunta sila sa bahay ni Rifnia, ang ina ni Miu. Nang makita niya ito, masayang niyakap niya ito. Nasaktan ang isang paa niya, kaya hiniling ni Miu sa kanyang daddy na buhatin ang kanyang ina, na nagdulot ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Nalutas ni Kaori ang problema at tinanong ni Rifnia kung bakit tinawag niya si Hajime na kanyang ama. At pagkatapos niyang ipaliwanag ito, nakatulog ang batang babae. Dahil mananatili sila sandali sa lungsod, pinilit sila ni Rifnia na manatili sa kanyang bahay. Bumalik sa Royal Palace, nakita ni Shizuko si Aiko, na nagsabi na kahit sinubukan niyang ipagtanggol siya, idineklara ng hari at ng simbahan si Hajime bilang isang kalaban. Sinabi niya na ang hari at ang iba ay kakaiba, at pinag-uusapan ang sinabi sa kanya ni Hajime tungkol sa Diyos na kanilang sinasamba. Upang ma-explore ang lumubog na mga ruins ng Serena, nagpa siya silang umalis sandali sa lungsod, at naiwan si Miu kasama ang kanyang ina. Habang nakikipag-usap si Hajime kay Kaori, nalaman natin na 6 na buwan pa lang mula nang ipadala sila mula Japan sa mundo na yon. Pagdating ng gabi, nagkaroon ng ideya si Hajime.
Nang itinutok niya sa buwan ang relic na nakuha niya sa bulkan, nagsimula itong nagniningning at ginagabayan sila ng liwanag patungo sa ruins. Dinadala sila ng Agus kung saan inaatake sila ng ilang halimaw, ngunit madali nilang natalo ang mga ito, at nakahanap ng daanan, na nakapasok sa isang uri ng kuweba. Patuloy silang sumusulong at tinatalo ang mga halimaw. Naisip ni Hajime na kakaiba ang mga halimaw na iyon dahil masyadong mahina, kahit na nakita ni Kaori na malakas sila. Tumilitaw ang isang malakas na halimaw na gulaman at sinusubukang atakihin sila. Ang gulaman ay tila hindi nasaktan maliban kung ito ay inatake ng apoy. Kahit na pagkatapos ng isang malaking halaga ng kapangyarihan na kanilang ginamit, ang halimaw ay maaari pa rin muling mag-regenerate ng mabilis. Si Hajime, sa kanyang magic eye, ay hindi mahanap ang nucleus nito, sa paniniwalang maaaring nasa tiyan sila ng isang halimaw. Gamit ang apoy, gumawa siya ng isang pagbubukas, at nalaman na sa ilalim ng mga ito, mayroong isang bakanteng espasyo. Kaya ginagamit niya ang kanyang steak gun para buksan ang sahig. Napunta sila sa tubig, at dahil si Kaori lang ang nahihirapan, tinulungan siya ni Hajime. Ipinadala sila sa isang dalampasigan, at nalulungkot si Kaori dahil siya lang ang nangangailangan ng tulong. Ngunit dahil wala silang oras para malungkot, patuloy silang gumagalaw, hanggang sa makarating sila sa isang uri ng sementeryo ng barko. Biglang kumakapal ang hamog, at pagkatapos ay biglang napunta sila doon sa gitna ng labanan sa dagat. Ang ilang mga fireball ay pumunta sa kanilang direksyon, at dahil ang mga kalaban ay inyon sa mga pisikal na pag-atake, si Hajime ay gumagamit ng mga magic ball. Tinalo nila ang ilang pirata na nilikha ng ilusyon, at bumalik sa kinaroroonan nila. Sa pag-iisip tungkol sa teorya ni Tio sa bulkan, naiintindihan ni Hajime ang konsepto ng labyrinth, na nagpapakita ng mga trahedya na maaaring dulot ng baliw na Diyos. Habang nag-uusap sila, nagpa siya si Hajime na maging tapat kay Kaori. Tinanong ni Hajime kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sumama siya sa kanya, habang nagtanong naman si Kaori kung pabigat ba siya sa kanila, at sinabi niyang oo. Ipinaalam ni Hajime sa kanya na medyo masama siya kay Shiya sa una at kahit si Yue ay ganun din sa kanya, ngunit hindi siya sumusuko, at iyon ang ginagawa niya mula nang makapasok sila sa labyrinth. Sinabi rin niya na mahalaga rin sa kanya si Tio, at kung mararamdaman niyang nahihirapan siya dahil doon, hindi siya dapat lumapit sa kanya. Tinapos niya ang pakikipag-usap, at dinadala siya upang pag-isipan kung ano ang gusto niya. Samantala sa Royal Kingdom, pinuntahan ng isang misteryosong madre si Aiko, na pinawala ng malay ito at isinama siya. Ngunit nakita ni Prinsesa Liliana ang lahat at nagpa siya na umalis sa lugar upang sabihin iyon sa ibang tao. Bumalik sa kanilang dalawa, sumakay sila sa isang barko kung saan nagsimula ang iba pang mga ilusyon. Sa pagkakataong ito, nasa isang uri sila ng party, kung saan may mga tao at demonyo. Biglang, isang lalaki ang tumawag sa atensyon ng lahat, na nagsasabing napakasaya niya na matapos na nila ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Ngunit iyon ay kasinungalingan lamang lahat, nang mula sa kung saan, isang tao ang pumatay ng demonyo. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang pagpatay. Matapos ang kakilakilabot na pangitain na ito, bumalik sila sa sementeryo na kanilang kinaroroonan, at patuloy na sumulong. Habang naglalakad sila, may na-activate na mga bitag at nahila si Kaori. At pagkatapos talunin ang mga kabalyero, sinundan siya ni Hajime. Nang makita niya ito, pinuntahan niya ito na humihingi ng pag-comfort. Ngunit sa halip na iyon, siya ay binaril. Alam ni Hajime na may kumokontrol na uod sa katawan ni Kaori, at gamit ang mga magic ball, pinahihirapan niya ang mga uod dahil sa pananakit sa isang taong pinapahalagahan niya. Sa sandaling bumalik sa normal si Kaori, sinamantala niya ito, at hinalikan ang pangunahing tauhan, sinabing iyon ang sagot sa kanyang pagsama sa kanila. Siya ay tunay na nagmamahal sa kanya, at kahit anong mangyari ay mananatili siyang malapit sa kanya, kahit may ibang karibal na makakalaban, hindi siya susuko. Patuloy silang gumagalaw at nakahanap ng portal kung saan nakita nila ang iba pang mga babae. At ang unang sinabi ni Kaori ay hinalikan niya si Hajime, na lumilikha ng klima ng tunggalian sa pagitan ni Nashia at Yue. Ngunit ang lahat ay okay at dumaan sila sa magic circle ng labyrinth, na natatanggap ang kapangyarihan ng restoration magic. Sa isang hologram, lumilitaw ang isang babae ng parehong lahi ni Mew, na nagsasabi sa kanila na huwag sundin ang Diyos na parang bulag. At para magkaroon ng maayos na kalooban, tumatanggap sila ng isa pang relic na nagpapatunay sa kanilang pagtapos sa labyrinth. At dahil apat na ang hawak nila ngayon, makakaharap na nila ang labyrinth ng puno. Gamit ang espesyal na salamangka na nakuha nila sa bulkan, sila ay nakaalis doon, ngunit naabot ng isang higanting alon na nagpapakita sa kanila ng purple na halimaw mula noon. Ngunit ngayon ay nasa loob na sila ng tubig, hindi sila maaaring gumamit ng apoy laban sa kanya. Gayunpaman, may ideya si Hajime na pakuluan ang gulaman bago ito muling mag-regenerate. Pero kailangan muna niya ng ilang minuto para ihanda ang mga gamit. Gayunpaman, lalong lumaki at nakakatakot ang gulaman, kaya parang hindi sila aabot. Ngunit biglang dumating ang mga kabalyero.
Si lima na kaibigan ni Hajime, ay gumamit ng kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang iba't ibang isda na maaaring humawak sa halimaw, at gamit ang ilang mga espesyal na rockets, ang mga bida ay maaaring talunin at pasabugan ang gulaman. Sa Royal Kingdom, tinalakay ni Yasuki at ng iba pang estudyante ang pagkawala ni na Teacher Aiko at Liliana. Hanggang sa lumitaw si Melb, naiintindihan na may kakaibang nangyayari. Napunta ang eksena sa guru na nakakulong, at sa labas ng kanyang kulungan, sinabi ng madre na pansamantala siyang mananatili sa lupo ng kanyang Panginoon. Matapos masakop ang isa pang labyrinth, ang ating grupo ay bumalik sa lungsod ng dagat. Habang nakikipaglaro ang mga babae kay Miu, nag-iisip si Hajime ng paraan para makapagpalam sa kanya nang hindi siya nalulungkot. Hanggang sa lumitaw si Rifnia, at pareho silang nag-uusap tungkol sa bata. Sinabi niya na labis siyang nagpapasalamat sa kanilang ginawa na nagbibigay sa atin ng isang subjective na eksena. Nang maglaon, kinausap niya ang kanyang anak na babae, na kahit na malungkot at umiiyak, naiintindihan niya na kailangan nito. Nang makita kung gaano siya nag-mature, sinabi niyang babalik siya para sa kanya at babalik siya kasama ang lahat sa kanyang mundo. Nang maglaon, sa pakikipag-usap kay Yue, tinanong niya ito kung ano ang mararamdaman niya kung hindi na sila makakabalik doon kapag bumalik na sila sa kanyang mundo. Kaya sinabi niyang babalik siya doon ng maraming beses kung kinakailangan, at isasama niya si Miu anuman ang mangyari. Dumating ang araw ng pag-alis at binigyan ng batang babae ang bawat isa sa kanila ng isang shell at niyakap ang kanyang daddy. Sa lungsod ng Royal Kingdom, tumakbo si Liliana ng mabilis hanggat kaya niya, habang ang grupo ng mga kabalyero kasama si Hiyama at isang misteryosong kontrabida ay may binabalak na masama. Sa teritoryo ng demonyo, tinipon din ni Fred ang kanyang hukbo, na nagsasabing tatapusin nila ang grupo ni Hajime. Sa kanyang bahay, tinanggap ng commander ng hukbo ang pagbisita ni Hiyama, na tila kinakabahan at parang may gustong sabihin sa kanya. Biglang pumunta ang lalaki sa pinto dahil may kumakatok. Nang buksan niya ito, may biglang umatake sa kanya. Siya rin ay walang laman ang mga mata. Sumugod ang tao upang salakayin si Hiyama, kaya ipinagtanggol siya ng komandante. Ngunit sa halip na tulungan siyang pigilan ang lalaki, sinaksak siya ng traidor sa kanyang likod. Kahit nasaktan, maaari niyang gamitin ang kanyang mahika at alisin silang dalawa, ngunit lumitaw ang ibang mga sundalo. Kahit na matalo niya sila, patuloy silang bumangon at lumalaban. Sinabi ni Hiyama na kahit kamatayan ay hindi makapipigil sa kanila, at walang ibang pagpipilian, ang komandante ay tumakas sa bintana. At nang nasa baba na siya, nakita niya ang isang babaeng may silver na buhok na lumilipad. Sa ilang uri ng mahika, lumikha siya ng napakalakas na liwanag. Bumalik sa pangunahing grupo, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na inaatake ng ilang mga bandido. Kahit na mayroon silang isang malakas na barrier na nagpo-protekta sa kanila, ngunit sa pagkakaroon ng maraming mga kaaway ito ay magtatapos sa pagkawala. Hiniling ni Kaori kay Hajime na tulungan ang mga taong iyon, at pinlano na niya itong gawin, sinabi ang isang pagtuturo na natutunan niya sa paaralan, kung makakita ka ng isang kriminal, humakbang ng husto. Gamit ang kanyang sasakyan, pinabagsak niya ang mga bandido, at si Kaori ay humakbang para pagalingin ang mga taong nakipaglaban na nasaktan. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Liliana, na gumawa ng barrier na iyon kanina. Habang nag-uusap sila, ipinahayag sa kanila ng prinsesa na nahuli si Aiko. At sa loob ng sasakyan, ikinwento niya ang lahat ng nangyayari sa kaharian. Matapos makitang kakaiba ang kanyang ama, tumayo siya laban sa kanila, lalo na sa desisyon na ituring si Hajime na isang kasalungat. Kaya nagpa siya siyang umalis, upang hanapin si Kaori at maghahanap ng tulong. Sinabi ni Hajime na ililigtas niya ang guro, ngunit hindi dahil sa kaharian, ngunit dahil sa kanya. At kasama nito, sinabi sa kanya ni Liliana kung nasaan si Aiko. Ito ay isa sa mga labyrinths ang Divine Mountain. Nang malapit na sila sa lugar, isang magic circle ang na-activate. At sa kulungan kung saan naroon ang guro, naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Hajime. At nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang bida. Sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ay madaling makapagbukas ng pader. Nag-uusap sila ng kaunti, at nang sila ay aalis na, si Hajime ay nakatanggap ng impormasyon na ang kaharian ay inaatake. Biglang umatake sa kanila ang ilang mahika, ngunit naiiwasan nila ito. Gayunpaman, ang sahig kung saan sila umalis ay ginawa nitong alikabok. Ang gumawa noon ay ang babaeng may pilak na buhok na nagsasabing siya ay isang Valkyrie na apostol ng Diyos na papatay sa kanya. Samantala, nasa kaharian na ang mga babae. At para sa impormasyong nakuha nila sa mga shell na binigay sa kanila ni Miu, nalaman ni Yue at Shia na nandoon si Fred. At magkasama, maghihiganti sila sa kanya sa pananakit niya kay Hajime. Samantala, si Tio ay magtutungo sa lugar ni Hajime dahil tinawag siya ng mga pangunahing tauhan upang sunduin ang guro habang nilalabanan niya ang Valkyrie. Lumilitaw ang demonyo at sinubukang patayin ang mga babae, ngunit madali nilang naiiwasan ang kanyang pag-atake. At sa kanyang mga bagong kakayahan, sinisira nila ang ilang mga kaaway.
Tinawag ni Yue si Fred para labanan siya, at hinarap ni Shia ang blonde na lalaki na boyfriend ng demon na pinatay ni Hajime noong unang season, at nagsimula ang laban. Gamit ang kanyang bagong armor at restorative magic, nilabanan niya ang lalaki, at sa kaunting pagsisikap, madali siyang nanalo laban sa blonde na lalaki, na masaya dahil tinawag siyang halimaw. Sa kabilang banda, pinahirapan ni Yue si Fred dahil sa pananakit niya sa kanyang kasintahan noon, at nakitang hindi niya kaya ang pressure, at ang vampira ay masyadong malakas at hindi nila matatalo si Yue. Sa tulong ng isang tao, nagawa niyang tumakas. Ngayon, bumalik kay Hajime. Umaatake ang babae ng Feather Spear habang siya ay patuloy lamang sa pag-iwas dito. Pagkatapos, naghagis siya ng apoy laban sa kanya, ngunit sa bagong barrier ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala ang pag-atake. Pagkatapos ng isang pag-uusap, muli niya itong inatake. At sa pagkakataong ito, mas malakas na spell ang kanyang ginamit at nagawa niyang sirain ang barrier, ngunit dumating si Tio sa tamang oras upang tulungan ang bida gamit ang kanyang fire breath. Kiniling niya sa kanya na dalhin si Aiko sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos, naghahanda siyang tapusin ang apostol na ito ng hangal na Diyos. Nag-aalala para kay Hajime, sinabi ni Aiko kay Tio na gusto rin niyang tumulong, kaya magkasama silang wawasak sa masamang simbahan. Samantala, ang bida ay lumalaban sa apostol na gumagamit ng paglabag sa limitasyon upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Kahit na gumamit ng iba't ibang armas, hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala si Hajime sa kanya, kaya nagpasya siyang gawin ang parehong ginagawa niya pansamantala. Gayunpaman, ang kanyang mahika ay hindi nababawasan, at si Hajime ay nakatanggap ng ilang pinsala, hanggang sa napagtanto niyang nasira ang kanyang sandata. Kaya kahit nasasaktan, may naiisip na siya. Gamit ang isang bagong sandata na gumagamit ng espesyal na mahika, nagawang basagin ng pangunahing tauhan ang kanyang mga sandata, at nagawa siyang maigapos. Sa pamamagitan ng kanyang mga stalker ng sibat ay inaatake niya siya, at dahil hindi niya ito mapaglabanan, siya ay natalo at namatay. Nang makakita ng maraming usok, pumunta si Hajime upang tingnan ang sitwasyon. At pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang guru kasama si Tio. Upang madagdagan ang firepower ng dragon, lumikha si Aiko ng methane gas gamit ang kanyang mga kapangyarihan. At sa isang malakas na pag-atake, ganap na winasak ni Tio ang masamang simbahan. Ginawa yon ng guru dahil masyadong malakas ang harang nila, ngunit hindi niya akalain na papatay sila ng tao. At nang ma-realize niya ang ginawa nila, sumama ang pakiramdam niya. Habang umiiyak siya, niyakap siya ni Hajime. Hanggang sa makakita sila ng kakaibang hologram, sinundan nila ito at nakahanap ng magic circle na nag-teleport sa kanila sa isang espesyal na silid sa isang espesyal na magic na maaaring manipulahin ang kaluluwa ng isang tao. Sa lugar, nakahanap ang bida ng isang libro na nagsasabing sakupin ang labyrinth na yon. Kailangang sakupin muna ng tao ang dalawang labyrinth, hindi para magtiwala sa masamang Diyos at talunin ang isang taong pinakain ng kanyang lakas. Sa kabutihang palad, nagawa na ni Hajime ang lahat ng mga bagay na iyon, kaya nakatanggap siya ng singsing at bumalik sa lalong madaling panahon sa kabisera ng kaharian. Ilang oras bago iyon, pagkatapos makarinig ng kakaibang ingay, lumabas si Shizuko sa kanyang silid, nakipagkita sa iba pa niyang kasamahan. Ang isa sa mga empleyado, na mukhang masama, ay nakipag-usap sa kanya at sinabi sa lahat na ang barrier ng kaharian ay nasira, at ang mga demonyo ay sumalakay sa kaharian. May ideya si Kuki na ilikas ang mga mamamayan. Gayunpaman, sinabi ni Nakamura na dapat silang magtipon kasama si Meld, para makapagsama-sama ang mga sundalo, at maisaayos nila ang kanilang depensa. Sinunod nila ang planong iyon at pumunta sa isang coliseum kung saan kasama ng maraming sundalo ang pinunong zombie, at sinabing wala si Meld. Dinala niya silang lahat sa gitna ng lugar, at nakuha ang kanilang atensyon. Nag-activate siya ng isang malakas na light magic, at lahat sila ay napabagsak, maliban kay Shizuko. May bumati sa kanya at tumakbo ang empleyado sa kanya at humingi ng tulong sa kanya. Ngunit isa lamang itong bitag, sinaksak siya ng empleyado ng kutsilyo, at pagkatapos, nabunyag ang katotohanan. Nagtaksil sa kanila si Nakamura, ang kanilang kasamahan na tila kalmadong babae. At sa lahat ng nasaktan sa sahig, pumunta siya kay Kuki. Nilagyan nila siya ng kwintas, at pagkatapos ay hinalikan siya nito, na nagpapakita ng kanyang motibasyon na gawin ang lahat ng iyon. Sa simula pa lang ay nai-inlove na siya kay Kuki. Gusto niyang makuha siya para lamang sa kanya, ngunit dahil napapaligiran siya ng walang kwentang mga tao, medyo mahirap. Gamit ang kanyang advanced magic powers na gagawa ni Nakamura na muling buhayin ang katawan sa pamamagitan ng kanyang pananalita, kung ano lang ang gusto niyang pag-usapan nila. At pagkatapos makipag-usap ng kaunti sa kanila, pinatay niya ang isa pa sa kanyang mga kasamahan, ibinalik niya siya bilang isang puppet, at gamit ang isang espada, sinubukan niyang patayin si Shizuko. Samantala, pinuprotektahan siya ng isang barrier, si Kaori ang dumating upang tapusin ang gulo na ito. Kasama ni Liliana na nagpoprotekta sa kanya ng ilang mga barrier, sinubukan niyang gumawa ng isang advanced na healer spell, hanggang lumitaw si Hiyama. Dahil walang muwang, pinapasok siya ni Liliana sa loob, at mas malala pa ang nangyari.
Sinaksak niya sina Liliana at Kaori, at gayunpaman, kahit may espadang nakatusok sa kanyang dibdib, nagawa niyang gawin ang spell at pagalingin ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Galit na gawang palayain ni Cookie ang kanyang sarili, at sa tulong ng kanyang mga kasama, lumalaban siya sa mga sundalo. Nang malapit na niyang maabot si Nakamura, huminto siya sa isang bayani na nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Pero kahit ganun, nagagawa niyang humingi ng tulong. Biglang sumuka ng dugo si Cookie. Ang halik pala na ibinigay ni Nakamura sa kanya ay may lason, kaya hindi na niya magawang lumaban. Gamit ang kanyang kapangyarihan, naghahanda siyang gawin si Kaori bilang isa pang puppet. Sa kabutihang palad, dumating na ang ating bida. Sinuntok niya ang lalaking traidor na pumapatay kay Kaori, at sa tulong ng guro at ni Tio, pinananatili nila ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Kaori. At galit na galit, pumunta siya sa direksyon ni Nakamura. Sinusubukan niyang pigilan siya, at nang makita niya ito, humihingi siya ng tulong. Pinatay siya ni Hajime na nagtatapos sa kanyang paghihirap. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat ng mga sundalo, ang natitira na lamang ay ang traidor. Nang papatayin na niya ito, sinalungat ni Hiyama ang bida. Ngunit itinapon siya ni Hajime upang patayin ang mga halimaw na nasa labas ng pinto, na siyang pumatay sa kanya. Gamit ang isang espesyal na magic, lumitaw si Fred sa lugar, na humihiling sa kanila na sumuko. Ngunit nang wala ng pasensya, ginagamit ni Hajime ang kanyang singsing para mag-invocate ng bagong sandata na nagmumula sa isang higanting sinag ng laser mula sa langit, na sumisira sa buong hukbo. Nakaramdam ng kahihiyan, umalis si Fred kasama si Nakamura sa mundo ng demonyo. Tumitaw sina Yue at Shia, at hiniling ni Hajime ang kanilang tulong na pumunta sa labyrinth, dahil maaari nilang manipulahin ang mga kaluluwa upang iligtas si Kaori. Lumipas ang ilang araw, at nalaman natin na ang pag-atake ay binalak lahat ni Nakamura, na siyang naghatid ng impormasyon tungkol sa kanila sa mga demonyo, at lahat ng iyon ay para lamang mabuhay ng malaya kasama si Cookie. Isa pa, hindi niya nagawang patayin ang lahat ng kanyang mga kasamahan ng sabay-sabay, dahil magagamit lang niya ang kanyang magic sa isang beses na tao sa isang pagkakataon pagkatapos ng pagkamatay ng bawat isa sa kanila. At ang nahuli na si Aiko ay hindi niya natagpuan. Bumalik sa grupo ng mga bida, nakita natin na sila ay nagpapagaling kay Kaori, habang si Hajime ay pumunta at nakita kung paano nabigla si Aiko sa lahat. Hindi niya mapapatawad ang sarili sa pagpatay sa napakaraming tao sa simbahan, kahit na sila ay masasama. Pinakalma siya ni Hajime, at sinabi sa kanya kung hindi niya iyon kayang harapin, maaari siyang umiyak sa kanyang likuran, at iyon ang kanyang ginagawa. Bumalik sa arena, magkasamang nagsanay sina Cookie at Shizuko. Mula sa langit, lumitaw ang bida at ang kanyang mga babae, at dito, nakita natin na naligtas si Kaori, ngunit iba ang hitsura niya. Inilagay nila ang kanyang kaluluwa sa katawan ng Valkyrie. Hiniling niya iyon para mas maging malakas siya para makatulong kay Hajime. At kung gusto niyang bumalik sa dati niyang katawan, madali niya itong magagawa dahil itinabi nila ito. Nakipagtalo ang mga bayani sa pangunahing tauhan dahil hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa masamang Diyos. Ngunit nang sabihin ni Hajime na hindi sila maniniwala sa kanya, ang mahinang bayani ay nananatiling tahimik. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga babae, lumitaw ang kanyang mga dating kasamahan. Sa pagdating ng prinsesa, hiniling nila sa kanya na makasama sila sa susunod na labyrinth. Sa simula, hindi niya tinatanggap. Ngunit sa pag-iisip na magagamit niya ang mga ito bilang mga human shield, nagbago ang isip niya. Pagkatapos ay patuloy silang naghahapunan, at nasisiyahan siya sa kanyang mga babae na sumusubok na pakainin siya. Kinaumagahan, nagising si Yue at pumunta sa kinaroroonan ni Hajime, na nagsabi sa kanya na tatapusin nila ang labyrinth sa lalong madaling panahon, upang mahanap nila si Mew at magkasamang bumalik sa kanyang mundo. Si Raimel ay isang 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Trakhon. Nagising siya sa harap ng 3 kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay.
Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 taong gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 taon na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa rin namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 taon at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 taong gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila. Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hios. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hios. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raima ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng bowl ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asol at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asol, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hius at nagpa siya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hius na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama.
Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raimo na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong dalawang uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimula niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang Goblin's Grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpa siya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tinanong ng ama ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan, na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon, dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon, at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga toode para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang magchant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya.
Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga estatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elia ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-pani walang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa Mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng Mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumango sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa Mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang Mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa Mahika. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng Mahika ng napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurer's guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang napaka nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso, sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimula niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes.
Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raimo sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raimo na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raimo na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raimo sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Ginagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia, at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon, at walang sino man ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran. Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng duke at ang guildmaster, na nagpapalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raimo sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga estatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Kiniling niya sa kanila na magtipo ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sino mang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raimo kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Kiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raimo. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elio na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala, samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon.
Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yun, hiniling niya na turuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng firewall, ice wall, ice arrow, water spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang special magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Eliel at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawa ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Elia na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Kinagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elia sa di kalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika. Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng Guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugar ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng Guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng Guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang makisali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpasya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast.
Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mansya ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanya sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at special magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elio sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ang tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin. Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mansya ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon itong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpa siya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo.
Ngunit sa pagkakataong ito, isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng dalawang perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpasya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpasyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Lumingon siya sa isang sulok, at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao. Hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng 11 taong gulang na bata, gaano man siya kasuksesful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating asasin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon.
at ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na siyempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardiya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa Bamboo Forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa Kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang hilang slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na tatlong babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan. Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raima na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisiksik ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elia, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palaka sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada,
sinusubukang supalan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretsyo patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga estatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanya sa kanyang musika at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, siyam na iba't ibang limber bird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpa siya si Raima na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limber bird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang Nightmare Bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang Phantom Limber Bird. Ito ang katapat ng Nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng Dark Magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng Light Magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta si Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at tatlong taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng tatlong taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang ikasampung kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang dalawa sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari. Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon. Isang araw, bumalik siya mula sa minahan, at gaya ng dati, punong-puno ng customer ang buong shop niya, at mukhang maayos naman ang operasyon ng mga staff. Siya ay sumasang-ayon sa bawat isa sa kanila bilang tanda ng kagandahang loob, at nang natapos na ang peak hours, si Carla, isa sa mga assistant manager, ay humingi ng personal na pagpupulong sa kanya, na siya ay sumang-ayon. Pareho silang pumasok sa isang silid at nagsimula si Carla sa pagsasabi na sa palagay niya ay dapat ay huling pumasok si Raima sa shop araw-araw. Nabigla siya sa pahayag na ito, at tumugon na ang tindahan ay pinakamasikip sa umaga. At sinabi sa kanya ni Carla na sa tuwing darating siya sa umaga at masikip ang tindahan, halos gawin niya ang lahat ng mag-isa, at ang iba pang mga empleyado na natanggap sa trabaho ay walang matutunan o makakuha ng maraming karanasan. Nauunawaan niya ang kanyang pananaw at sumasang-ayon na darating siya ng huli araw-araw. Pagkatapos ng paksang iyon, nagsimula siyang magsimula ng isa pang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang tindahan, ngunit bigla silang naantala ng isang grupo ng mga tao na nag-uusap at nagtatawanan mula sa harapan ng tindahan. Parehong nagmamadali sina Carla at Raima sa front desk at nalaman na nakahuli sila ng dalawang nanggugulo na lalaki. Dumating siya sa mga minahan dala ang kanyang sticky slime, at pumasok ng malalim sa baras ng minahan upang mag-eksperimento sa kanila. Kumuha siya ng isang kahon na gawa sa kahoy at hiniling sa sticky slimes na ilabas ang kanilang solusyon sa loob ng kahon, at pagkatapos ay kinukuha niya ang lahat ng kahalumigmigan mula dito na lumilikha ng isang tumigas na bagay. Gumagamit siya ng parehong pamamaraan ng maraming beses bago ito pinagkadalubhasaan, at sa wakas ay lumikha ng isang glass panel. Binuhat niya ito at ginamit ang kanyang malakas na suntok para subukan ang tibay nito. Kahit na ang kanyang mahika ay pinalakas, ang mga suntok ay walang magawa sa glass panel. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga sticky slime na gumawa ng maraming glass panel hanggat maaari. At pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, nakagawa siya ng isang bangkos ng mga panel at iniimpake ang mga ito upang maibalik ang mga ito sa kanyang tindahan.
Gayunpaman, habang nag-iimpake, lumitaw ang isang sticky slime na kakaiba sa iba. Sinuri niya ang mga estatistika at nalaman na ito ay medicinal slime. Tuwang-tuwa siya sa pagtuklas na ito, at iniisip kung ano ang maaaring sanhi ng paglikha ng slime na ito. At biglang naalala na kahapon ay hindi sinasadyang natapon niya ang ilang antidote sa sahig, at pagbalik niya, wala na ang lahat. Pinaghihinalaan niya na baka ang sticky slime ang uminom nito at naging isang medicinal slime. Siya ay bumalik sa kanyang bahay at naglalabas ng ilang higit pang panlunas sa harap ng mga sticky slimes, at gaya ng pinaghihinalaang, ininom nila ang lahat ng ito at naging mga panggamot na slime. Sa tulong nila, lumikha siya ng isang grupo ng iba't ibang mga concoction, at nagulat siya ng mapagtanto na hindi lamang sila makakagawa ng mga antidotes at iba pang gamot, ngunit maaari rin silang gumawa ng isang grupo ng mga lason. Kinabukasan, nagpasya siyang bumisita sa simbahan at makipag-usap muna sa mga Diyos, dahil matagal na niyang hindi nakakausap ang mga ito. Pumasok siya sa loob ng simbahan at nagsimulang magdasal, sigurado na pagkatapos ng pagkaantala, ipinatawag siya sa isang ethereal na lugar kung saan may nakita siyang kakaibang lalaki na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang naunawaan na kung ang lalaking ito ay naruroon, tiyak na isa siyang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ng craft at craftsmanship. Ayon sa kanya, matagal na niyang inoobserbahan si Raima at naniniwala siyang may espesyal siyang talento sa crafts. Pinasalamatan siya ni Raima at tinanong kung nasaan ang ibang mga Diyos, ngunit sumagot siya na lahat sila ay nasa iba't ibang mundo. Gusto niyang makipag-usap pa sa Diyos, ngunit ipinaalam niya kay Raima na tapos na ang kanilang oras, at bumalik siya sa sarili niyang mundo. Nagpasalamat siya sa madre at bumalik sa kanyang tindahan. Binabati niya ang lahat at tinanong si Carla kung naging maayos ang lahat, at muling pinatunayan niya na nangyari ito, at natutunan ng mga bagong empleyado ang maraming mahalagang kasanayan. Hindi niya agad sinabi sa kanila na iniisip niya ang tungkol sa seguridad at ipinakita sa kanila ang mga glass panel na ginawa niya. Naging interesado si Lee at tinanong siya kung maaari niyang suriin ang tibay nito, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang panel para sa kanya at ibinigay ito sa kanyang ama, na mahigpit na humawak nito para sa kanya. Pumwesto siya at nagsimulang mag-unload ng suntok dito, ngunit nakakagulat, wala itong epekto sa glass panel. Siya ay nagdagdag ng magic at muling sumuntok, ngunit sila ay wala pa ring epekto sa glass panel. Sinabi niya sa kanila na ilalagay niya ang mga panel na ito sa buong shop upang protektahan ang mga ito mula sa mga nanghihimasok. Ibinahagi ni Carla ang isang napakahalagang punto, na sinasabi sa kanya na ang mga panel na ito ay pipigilan din ang mga tauhan na makatakas sakaling magkaroon ng emergency. At sumasang-ayon siya, nagpa siya na ilagay lamang ang mga panel na ito sa ilang mga bintana, at nag-iiwan ng ilang mga bintana na may normal na salamin. Si Carla ay muling humingi ng isang salita ng privado kay Raima, at hiniling sa kanya na pag-isipan ng tungkol sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagsasanga nito sa ibang mga bayan. Ngunit tila hindi siya komportable sa paksa, at sinabi sa kanya na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa merchant at sinabi sa kanya na gusto niyang bumili ng isang grupo ng mga glass vial ng maramihan. Dahil gusto niyang gamitin ang mga ito para magtago ng gamot sa mga ito, na maaaring ibenta niya mamaya. Ini-redirect siya ng merchant sa guild kung saan muli niyang nakita ang matandang babae, na nagsabi sa kanya na makukuha niya ang mga vial na gusto niya at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang negosyo. Sumagot si Raima na maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Nagtatapos din siya sa pagmumungkahi sa kanya na dapat siyang mag-branch out sa ibang mga bayan sa lalong madaling panahon. At kung gusto niyang humiram ng pera, handa siyang mamuhunan. Siya muli ay nagiging hindi komportable at ang paksang ito ay isinantabi, at humihingi ng ilang oras upang isipin ang tungkol dito. Kinabukasan, nag-organisa si Raima ng isang espesyal na pagsasanay sa pag-iwas sa krimen, kung saan siya ay kumikilos bilang isang nanghihimasok at nagtuturo sa mga batang babae kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Sa parehong araw, isang ginoo mula sa Beast Taming Guild na nagngangalang Hitler ang dumating sa kanyang establisimiento, at namanghanang makita ang mga nagagawa at kakayahan ng kanyang mga kaibigang slime. Siya ay nagtanong tungkol sa mga ito ng mahaba, at sinabi kay Raima na mayroon siyang buong suporta ng guild, dahil iniisip niya na ang mga slime ay kasing halaga ng ibang mga hayop. Kinabukasan, habang nasa likod si Raima, narinig niya ang kaguluhan sa harap ng tindahan at kung kailan siya dapat mag-inspection. Nakikita niya na ang isang mukhang magaspang na lalaki ay gumagawa ng isang malaking eksena sa pamamagitan ng pagbibintang sa tindahan ng kakilakilabot na serbisyo at pagsira sa kanyang mga damit sa pamamagitan ng pagpunit sa mga ito. Siya ay nagsimulang maging napakamaingay at pananakot sa receptionist, kaya't si Raima ay nakialam. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang mga problema ng magalang, ngunit ang lalaki ay walang pakundangan na sinabihan siya na umalis dahil ayaw niyang makipag-usap sa isang bata. Ipinaalam sa kanya ni Raima na siya ang manager ng establishmentong ito, at kung mayroon man siyang problema, kailangan lang niyang makipag-usap sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang lalaki, sinabi sa kanya na ang kanyang mga damit ay nasira lahat dahil sa kanyang serbisyo sa paglalaba, at itinapon ang punit na tela sa kanyang mukha.
Pinagmasdang mabuti ni Raima ang tela at napagtanto niyang hiniwa ito ng kutsilyo at pagkatapos ay pinunit ng mga kamay. Sinabi sa kanya ni Raima na hindi ito ang kasalanan ng kanyang serbisyo sa paglalaba, at ang ebidensya ay malinaw na sinadya. Upang patunayan ang kanyang punto, inilalabas niya ang kanyang mga cleaner slime at ipinapakita sa mga customer kung paano nililinas ng mga slime ang mga damit. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga slime ay walang anumang uri ng ngipin o matutulis na bagay sa kanilang mga bibig na maaaring makapinsala sa tela, kaya ang pinsala ay tiyak na sinadya. Nagalit ang lalaki dito at sinubukang suntukin si Raima, ngunit si Raima ay isang dalubhasang manlalaban at madaling umiwas sa suntok bago siya pabagsakin. Itinali nila siya at tinawag ang mga awtoridad na nag-alis sa lalaki. Ipinahayag ni Carla ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga paninirang puri dahil ito ang pangalawang pagkakataon na may nagtangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ang pinakamisteryoso ay wala man lang silang kakumpetensya, kaya bakit may gustong sirain ang kanilang reputasyon? Ang lahat ng mga insidenteng ito ay nagpa-paranoid sa kanya, kaya nagpasya siyang pumunta sa mineshafts upang subukan at lumikha ng sandata para sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang gamitin ang metal slime at sumubok ng iba't ibang diskarte, ngunit tila hindi siya makaisip ng paraan upang makagawa ng espada. Sa huli, nagpasya siyang gumamit na lang ng magic spear na nakuha niya matapos talunin ang isang troll sa kagubatan. Bumalik siya sa gabi at natulog pagkatapos kumain ng hapunan. Kinabukasan, pagdating niya sa Bamboo Forest, sinalubong siya ni Carla, na ipinaalam sa kanya na siya ay gumagawa ng ilang mga pagsisiyasat sa kanyang sarili, at nalaman niyang inaatake ang kanilang establishmento, dahil sila ay nakipag-ugnay sa kanilang sarili kasama si Mr. Taylor. Ayon sa kanya, maraming tao sa Tamer Guild ang hindi masaya dahil tinatrottle ni Taylor ang slimes tulad ng ibang hayop. At ngayon, sinusubukan nilang sirain ang kanyang pangalan at sino mang nauugnay sa kanya. Sa gabi, tatlong mananaliksik ang pumupunta sa establisimiento upang makilala si Raima. Lahat sila ay gumugugol ng maraming oras sa mga slime at labis na nagulat sa dami ng iba't ibang uri ng slimes na mayroon siya. Hinihiling nila sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga slime, dahil sinusubukan nilang i-evolve ang kanilang mga slime, ngunit wala silang ginagawa. Tinanong sila ni Raima tungkol sa pagkain na ibinibigay nila sa mga slime, at sumagot sila na nagbibigay sila ng anumang pagkain na available sa kanila, ibinibigay nila ito sa mga slime. Sinabi sa kanila ni Raimo na nagkakamali sila at pagkatapos ay ipinakita na ang bawat slime ay nagbabago ayon sa mga bagay na kinakain ito, at kung bibigyan lang nila siya ng random na mga scrap ng pagkain, hindi na sila mag-evolve. Nakasurpresa ito sa bawat isa sa kanila, at ang kanilang mga mata ay nagsimulang magningning dahil sa Plononibic. Nakikiusap sila kay Raimo na kunin sila bilang kanyang mga empleyado at turuan siya ng higit pa tungkol sa mga slime, at pumayag siya. Pagkatapos ng araw, nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang tahanan, ngunit habang nasa daan, naramdaman niyang sinusundan siya ng hindi bababa sa tatlong tao. Mabilis siyang nagsimulang tumakbo sa mga tulisan sa isang eskinita. Ngunit sa kanyang pagtataka, siya ay inatake ng isa sa mga salarin. Sa kabutihang palad, madali niyang naiwasan ang pag-atake at nag-teleport sa tuktok ng isang gusali. Ipinatawag niya ang kanyang mga Limberbird at mabilis na inutusan ang mga ito na magsagawa ng reconnaissance upang maunawaan niya kung nasaan ang kanyang mga kaaway. Nahanap ni Raima ang tatlong salarin at ibinato sa kanila ang mga karayom na may lason ng isang pampamanhid. Lahat sila ay mahimbing na natutulog bukod sa kanilang pinuno na sumubok ng isang huling pagtatangka sa pamamagitan ng pag-atake kay Raima gamit ang kanyang lawin. Ngunit ang Limberbirds ni Raima ay humaharap rin sa lawin. Itinali niya ang mga ito at ibinigay sa mga pulis para harapin. Kinabukasan, pumunta siya upang makipagkita sa mga guildmaster, at pinayuhan siya ng mga ito na mag-lay low saglit, dahil may gustong manakit sa kanya at paulit-ulit siyang sinusundan ng mga tulisan. Gayunpaman, si Raima ay may iba pang mga plano at nagpa siya na harapin ang lahat sa kanyang sariling paraan. Mula sa susunod na araw, sinimula niya ang pangangaso sa mga tulisan sa gabi, binubugbog ang mga ito, at ibigay sa pulisya. Ang ilang mga goons ay labis na nasaktan kaya't kailangan niyang pagalingin ang mga ito bago sila ipakulong. Pagkatapos, ang balita na si Raima ay isang mabisyo na tao, na tumatalo ng kalokohan kung susubukan mo ang anumang bagay sa kanya, ay kumalat na parang napakalaking apoy, at nagsimulang mag-alinlangan ang mga nagbabalak. Upang protektahan ang establishmento, kumuha din siya ng isang bodyguard na nagngangalang Mr. Dulce, at nagsanay kasama ang tatlong iba pang mga batang babae sa reception upang turuan sila kung paano sila dapat humarap sa isang umaatake sa establishment. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Carla, na nagpakita sa kanya ng balanse ng kanilang lumalaking benta, na sa wakas ay nakumbinsi siya na magbukas ng isa pang branch. Pumunta siya upang makita ang matandang merchant lady na nagbibigay sa kanya ng magagandang rekomendasyon ng mga lugar na maaari niyang puntahan, at pinili niya ang isa sa mga bagong bayan bilang lokasyon para sa kanyang pangalawang branch. Kinabukasan, huling tumingin siya sa kanyang establishmento at nagpapasalamat sa bawat isa sa kanyang mga empleyado sa pagiging bahagi nito, bago umalis para sa isang bagong pakikipagsapalaran sa isang bagong lungsod.
Naglalakbay siya ng ilang araw na buti na lang at wala ng anumang insidente, at sa wakas ay nakarating sa bayan ng Linev. Ang bayang ito ay tila mas maliit kaysa sa pinanggalingan niya, ngunit mas mataong kalakalan. Ang pinakamalaking kumpanya sa Linev ay itinatag sa gitna ng bayan, nagbibenta ng maraming produkto at serbisyo sa isang lugar lamang. Pumunta siya malapit sa tindahan upang subukan at tanungin ang mga ngalakal na nagngangalang Piro, na sinabi sa kanya ng matandang merchant lady na hanapin siya dahil siya ang may-ari ng malaking kumpanyang ito. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang beast na batang babae na may dilaw na buhok na nagtanong sa kanya kung maaari ba itong makatulong. Sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng isang lalaki na nagngangalang Piro, na ikinagulat ng babae, at sinagot niya na si Piro ang kanyang ama. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likuran, at ipinakilala siya ng batang babae bilang si Piro, ang may-ari ng korporasyon na ito, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Miyabi, ang kanyang anak. Nagpakilala si Raima at mabilis na napagtanto ni Piro kung sino si Raima. Sinabi niya kay Miyabi ang tungkol sa mga nagawa ni Raima at kung paano niya bubuksan ang pangalawang branch ng kanyang negosyo dito, na lubos na ikinagulat ni Miyabi, dahil alam niyang mukhang mas bata pa sa kanya si Raima. Pagkatapos ay dinala ni Piro si Raima sa paglalakad at ipinaliwanag sa kanya kung paano gumagana ang bayan. Sinabi rin niya sa kanya na naayos na niya ang lahat ng nakakaabala na papeles, at ang kailangan lang gawin ni Raima ay pumirma sa ilang mga dokumento. Dinala niya si Raima sa isang kuta, at sinabi sa kanya na ang kuta na ito ay ang punong tanggapan ng lahat ng mga guild na naruroon dito. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi pa niya nakita ang lahat ng guild na nagtatrabaho sa ilalim ng parehong gusali, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Piro na sa Linev, bawat guild ay gumagana para sa kolektibong benepisyo ng lungsod. At lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng kalakalan. Nakukuha ng Adventurers Guild ang mga hilaw na materyales, ginagawa ng Craftsman's Guild ang mga ito sa goods, ang Merchant's Guild ay naghahanap ng mga mamimili, at ang Transport Guild ang nagdadala ng lahat ng item sa likod ng dragon. Humanga si Raima na makita ang gayong pagkakasundo sa pagitan ng mga guild at hindi makapaghintay na matuklasan ang higit pa tungkol sa lungsod na ito. Muli siyang dinala ni Piro sa gitna ng bayan at ipinakita sa kanya ang isang gusali na binili niya para kay Raima para sa kanyang establishment. Ang gusali ay mukhang mahusay para sa mga serbisyo sa paglalaba at si Raima ay tila nagustuhan ito ng husto pagkatapos ng paglilibot. Ipinaliwanag din ni Piro na nasa kabilang kalsada ang tindahan mula sa kanyang korporasyon, kaya maraming customer din ang makukuha ni Raima sa ganoong paraan. At kung may kailangan man siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong. Pinasalamatan siya ni Raima at nangakong babayaran niya ang kabaitan, at pumunta siya sa bahay ni Piro ng araw na iyon upang kumain ng hapunan kasama niya. Sa panahon ng hapunan, ibinunyag ni Raima na gusto rin niyang sumali sa Adventurers Guild sa bayang ito, at ito ay ikinagulat ni Miyabi at Piro. Ipinaliwanag ni Raima na siya ay isang part-time na adventurer din at umakyat sa E-rank sa nakalipas na ilang buwan. Mukhang nag-aalala si Miyabi at ipinaliwanag niya kay Raima na kamakailan lamang, isang napakalakas na halimaw ang gumagala sa labas ng lungsod, na nagpapahirap sa mga adventurer na may mababang ranggo na lumabas at kumpletuhin ang mga pakikipagsapalaran. Sinabi ni Raima na susubukan pa rin niya ang kanyang swerte sa Adventurers Guild, at sana ay swertihin siya sabi ni Piro. Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurers Guild, at pagkatapos magparehistro bilang adventurer, nakahanap siya ng E-rank quest tungkol sa pagkolekta ng ilang halamang gamot mula sa kalapit na kagubatan. Pumunta siya sa kagubatan, at sa tulong ng kanyang mga slimes, nakakakolekta siya ng higit sa sapat na mga halamang gamot. Tatalikod na sana siya para bumalik sa lungsod nang makarinig siya ng kaguluhan sa likuran niya. Tumingon siya at nakita ang dalawang adventurer na tumatakbo palayo sa higanting halimaw na pinangalan ng Smash Boar. Nadaanan ng dalawang adventurer si Raima, sumisigaw sa kanya na tumakas din, ngunit tumayo si Raima, handang ibagsak ang baboy ramo. Inilabas niya ang kanyang pana at mga palaso at sinubukang ibaril ang mga ito sa baboy ramo. Ngunit ang balat ng hayop ay masyadong makapal, at ang kanyang mga palaso ay hindi makapasok dito. Napagtanto ni Raima na kailangan niyang talunin ang baboy ramo gamit ang kanyang mga kamay at naghanda para gawin ito. Sinusugod siya ng baboy ramo, ngunit mabilis na naiwasan ni Raima ang kanyang pagsugod at sinipa siya pabalik. Ang baboy ramo gayunpaman, ay hindi naapektuhan ito, at sumusugod muli kay Raima. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit si Raima ng isang magic reinforced na suntok, na inihatid diretso sa mukha, na agad na pumatay sa baboy ramo, na nagligtas sa dalawa pang adventurer. Laking gulat ng mga adventurer nang makita ang isang bata na ito na nagbabagsak ng baboy ramo. Nagpasalamat sila sa kanya at sinabi sa kanya na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nasugatan. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Raima na dalhin ang kanilang kaibigan sa kanya, at nagdala sila ng isang nasugatan na batang babae. Mabilis na tiningnan ni Raima ang kanyang mga sugat at napagtanto na isang bangkos ng kanyang mga buto ang nabali. Ginagamit niya ang kanyang healing magic kasama ng kanyang healing slime para pagalingin ang babae, at bumalik ito sa kamalayan.
Inilabas din ni Raima ang kanyang blood slime na pumapasok sa loob ng baboy ramo at mabilis na inaalis ang lahat ng dugo upang mailigtas ang karne at ang katangi-tanging lasa at pagkakayari nito. Pagkatapos ay humiling siya sa tatlong adventurer na samahan siya sa Adventurer's Guild, dahil hindi pinapayagan para sa isang lower rank adventurer na pumatay ng mas mataas na ranggo na monster. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay dahil sa pangangailangan, at kakailanganin nila silang magpatutuo mula sa kanyang panig. Mabilis na sumang-ayon ng mga adventurer, at lahat sila ay pumunta sa guild ng mga adventurer. Taking gulat ni Piro nang makita ang baboy ramo at pumasok din si Miyabi, na galit kay Raima sa paggawa ng ganoong mapanganib na bagay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang opisyal mula sa Adventurer's Guild at tinanong si Raima tungkol sa dahilan kung bakit niya hinarap ang baboy ramo, na walang label na gawin ito. Sa kabutihang palad, ang tatlong adventurer ay tumstigo mula sa kanyang panig, at ang bagay ay inalis bilang isang kaso ng pagtatanggol sa sarili. Nagpasalamat siya sa mga adventurer at pumunta sila sa sarili nilang gawain bago sabihin ni Piro kay Raima na hihilingin niya sa kanyang mga chef na katayin ang baboy ramo, para hindi masira ang karne. Nang kinatay ng chef ang baboy ramo, nagulat sila nang makitang ang dugo ay naubos na, at ipinaliwanag ni Raima na ang kanyang blood slime ay maaring kunin ang bawat patak ng dugo mula sa anumang bagay, na nakakuha ng atensyon ni Piro, at sinimulan niyang sabihin kay Raima na ibenta sa kanya ang slime dahil gusto rin niyang gawin sa kanyang karne ang ganoon, at tataas ng 2 beses ang presyo ng produkto. Gayunpaman, tumanggi si Raima, sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang isa, at kung makakuha siya ng higit pa, ibibigay niya ang isa kay Piro. Nang gabing iyon, nagluluto siya ng baboy ramo sa lugar ni Piro at gumagawa ng luto na dati niyang ginagawa sa Earth. Ito ay naging isang napakalaking tagumpay, at sa sumunod na araw, nagbukas si Piro ng isang restaurant para ibenta ang mismong luto na iyon. Naghahanda na si Raima na sa wakas ay buksan ang kanyang establishmento para sa negosyo, at tulad ng inaasahan, dumating si Carla sa Linif, at dinala niya ang 3 mananaliksik at isang grupo ng mga bagong empleyado para sa kanya. Pinasalamatan siya ni Raima, at sa wakas sa susunod na araw, ang kanilang establishmento ay nagbukas para sa negosyo, at ang balita ay naging napakabilis. Maraming mga tao ang nagsisimulang pumunta sa kanyang laundry shop, ngunit sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay alam na niya kung paano magpatakbo ng isang negosyo at lahat ay nagiging maayos. Nang matapos ang araw, naniniwala siya na tapos na ang kanyang trabaho dito, at iniwan niya ang command kay Carla, na sinasabi sa kanya na babalik siya sa kanyang bayan. Sinabihan siya ni Carla na huwag mag-alala, at kinabukasan, umalis siya sa bayan. Bumalik siya at agad na pumunta upang salubungin ang merchant mula sa guild, na nagpapaliwanag sa kanya tungkol sa pagbubukas ng market para sa mga magic item, na lubos na kinaiinteresan ni Raima. Kinabukasan, bumalik siya sa Bamboo Forest at ipinaalam sa kanya ni Callum na ang isa sa kanyang cleaner slime ay nauwi sa pagkain ng uling, at ngayon ay hindi na ito naglilinis ng mga damit ng maayos. Tila labis na nalungkot si Callum sa pangyayaring ito, iniisip na sinira niya ang kanyang slime. Ngunit pinasalamatan siya ni Raima, at ipinaalam sa kanya na malapit nang mag-evolve ang slime, at kapag nag-evolve sila, kadalasan, nawawala ang kanilang mga properties at binabago pa ang kanilang mga gawi sa pagkain. Mukhang medyo gamaan ang loob ni Callum dito, at nagpapasalamat siya kay Raima sa pagpapatawad sa kanya. Sinabi sa kanya ni Raima na kailangan niyang kumilos bilang isang manager sa isang yugto ng panahon ngayon, dahil si Raima ay magtutuon ng pansin sa pagkumpleto ng mga quest, dahil gusto niyang itaas ang kanyang ranggo at bumalik sa kagubatan kung saan siya nakatira noon. Nagulat si Callum nang malaman na nakatira si Raima noon sa forest na iyon, dahil ito ay nababalitang isa sa mga pinakadelikadong lugar na umiiral. Umalis si Raima at dumating sa guild ng adventurer, kung saan nakipagpulong siya sa mga receptionist, na dinala siya sa isang silid upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Raima na gusto niyang itaas ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon sa C-Rank, at gusto rin niyang harapin ang ilang partikular na halimaw. Mabilis na ipinaalam sa kanya ng receptionist na maraming halimaw na inilista niya ang hindi niya makukuha, dahil masyadong mababa ang kanyang ranggo. At sumasang-ayon siya, sinabi na haharapin niya ang mga ito habang patuloy siyang tumataas sa ranggo. Sa ngayon, hinihiling niya na bigyan siya ng quest, na makakakuha siya ng pinakamaraming karanasan sa pinakamaikling yugto ng panahon. At isa sa mga receptionist, mabilis na pumunta upang kunin ang isa sa mga quest, at iniharap ito kay Raima. Ipinaliwanag niya na kailangan mong ihatid ang package sa lalong madaling panahon sa isang kalapit na bayan. Tinanggap ni Raima ang alok dahil gusto na niyang pumunta sa partikular na bayan na iyon, dahil sinabi sa kanya ng merchant sa guild ang tungkol sa magic item market doon. Dumating siya sa bagong bayan sa talaan ng oras, at nahanap ang tindahan kung saan kailangan niyang ihatid ang package. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng tindahan, at binati siya. Tuwang-tuwa ang matanda nang malaman na pumunta rito si Raima para ihatid ang kanyang package, at walang tigil ang pasasalamat sa kanya. Mabilis siyang pumunta at kumuha ng tsaa para kay Raima. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sa silid si Serge, ang mangangalakal.
Nagulat siya nang makita si Raima, at nabigla rin ang matanda nang malaman niyang kilala ni Serge si Raima. Ipinakilala ni Serge si Raima bilang isa sa pinakamahusay na negosyante sa buong bansa, sinabi sa matanda ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Tila namangha ang matanda at nagpakilalang The Gnome. Sinabi ni Serge kay Raima na si The Gnome ay isang matalinong inventor, at palagi siyang gumagawa sa pag-imbento ng mga bagong gadget at item. Pagkatapos mag-usap ng kaunti, dinala ni The Gnome sina Serge at Raima sa kanyang workshop, kung saan ipinakita niya sa kanila ang kanyang bagong proyekto, na isang sorpresa ay isang modernong kotse. Labis na nalilito si Serge matapos tingnan ang kotse dahil hindi niya alam kung ano ang magagawa nito, ngunit sinabi sa kanya ni The Gnome na kapag natapos na ito, hindi na ito kailangang umasa sa mga kabayo para dalhin sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Napansin ni Serge na may karwahe sa likod ng pagawaan at tinanong niya ito. Sumagot si The Gnome na aayusin niya ito para sa isang tao. Laking gulat ni Serge dahil si The Gnome ay hindi kumukuha ng anumang uri ng pagkukumpuni, gaano man kalaki ang bayad. Sumagot si The Gnome sa pagsasabing 4 na taong gulang na ang kanyang apo, at tila isang henyo. Kumuha siya ng isang maliit na mekanismo, at ipinakita ito kay Raima at Serge. Ipinaalam sa kanya ni The Gnome na ginawa ito ng kanyang apo sa kanyang sarili, at maging si Raima ay humanga dito. Ito ay isang sistema ng gear na maaaring gumana sa magic bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sinabi ni The Gnome sa kanila na gusto niyang pumunta ang kanyang apo sa Royal Academy. Pero masyadong mataas ang tuition fee, kaya kumukuha siya ng kahit anong trabaho para mabayaran ang tuition ng apo. Pagkalabas ng shop, tinanong ni Serge si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, kung saan sumagot si Raima na maghahanap siya ng isang inn, at pagkatapos ay mag-browse sa palengke kinabukasan. Nang marinig ito, inalok ni Serge si Raima ng pagkakataong dalhin siya sa inn na kanyang tutuluyan, at sa susunod na araw, maaari siyang maging gabay ni Raima sa palengke. Pareho silang nag-check-in sa isang inn, at pumunta si Raima sa kanyang silid upang magkalikot sa isang mekanismo na ibinigay sa kanya ni The Gnome. Sa wakas ay dumating ang oras para sa hapunan, at sa mesa, gumawa siya ng isang kahonang musika sa harap ni Serge, na walang ideya tungkol sa pagkakaroon ng ganoong bagay. Ipinaalam sa kanya ni Raima na medyo pinakialaman niya ang mga gears, at ipinakita kung paano lumalabas ang musika. Si Serge ay labis na na-impress dito at pinayuhan siya na simulan ang paggawa ng mga ito ng mas magarbo, at gumawa ng higit pa sa mga ito, dahil ang mga bagay na tulad nito ay madalas na ibinibenta sa napakataas na presyo sa mga mayayaman. Kinabukasan, dinala ni Serge si Raima sa palengke, kung saan gumagala siya saglit na naghahanap ng iba't ibang magic item bago napadpad sa tindahan ni The Gnome. Lumapit si Serge sa kanya at sinabi sa kanya na narito siya para sa isang business proposal. Mabilis na dinala ni The Gnome si Serge sa loob, habang nakikipaglaro si Raima sa apo ni The Gnome. Napagtanto niya na ang maliit na batang lalaki ay walang makalaro, at maaaring na boboring araw-araw. Binuksan niya ang kanyang mahiwagang chest box at kinuha ang isang bangkos ng maliliit na damit at iba pang mga bagay. Pagkatapos ay inaayos niya ang mga ito sa isang tiyak na paraan, at lumikha ng isang laro mula dito. Tinuturuan niya ang bata kung paano laruin ang laro, at tila nag-e-enjoy ito ng husto. Nang maglaon, bumalik si Raima sa kanyang lungsod upang pamahalaan ang kanyang mga responsibilidad. Pumunta siya sa mga baras ng minahan at nasaksihan ang pag-evolve ng charcoal slime. Tinitingnan niya ang status nito at nalaman na ang slime ay may mga katangiang panlaban sa amoy, at maaari nitong alisin ang amoy sa anumang bagay. Nagtatrabaho siya buong gabi, at sa sumunod na araw, nakagawa na siya ng iba't ibang solusyon mula sa likidong kinuha niya mula sa slime. Ibinigay niya ito kay Callum, at sinabihan siyang magsagawa ng ilang mga eksperimento para sa kanya habang siya ay bumalik sa baras ng minahan. Pagkalabas niya sa bamboo forest, nakita niya ang dalawang lalaki na sinusubukang ayusin ang kanilang kariton, na biglang nasira. Lumapit si Raima sa kanila at ginamit ang kanyang sticky slime para ayusin ang kanilang cart, at bilang kapalit, sinabi niya sa kanila na kunin ang isa sa mga solusyon mula sa kanya, at subukan ang lakas ng mga anti-odor properties sa kanilang garbage cart. Nalaman ni Raima ang tungkol sa paparating na festival sa kanyang bayan, kung saan maraming tao ang dadalo mula sa buong bansa. Siya ay naghahangad na magbukas ng isang stall at magbenta ng ilan sa kanyang mga produkto upang masukat kung ano ang iniisip ng mga normal na tao tungkol sa kanila, at upang maikalat ang pangalan ng kanyang kumpanya. Pumunta siya sa baras ng minahan upang mag-eksperimento pa, at natapos ang paggawa ng isang bangkos ng handmade na sabon, at kalaunan ng ilan ay may mga disenyong tulad ng sa Limberbird na nais niyang ibigay bilang regalo kay Elio. Gusto pang magsalita ni Raima, ngunit nag-ambala siya ni Callum, na sumugod sa kanya at ipinaalam sa kanya na kakatanggap lang niya ng liham mula kay Carla, na gustong sumugod ka sa Linux sa lalong madaling panahon, dahil ang mga cleaner slimes ay dumami ng hindi karaniwan sa malaking numero. Mabilis na naghanda si Raima na umalis, at sa paggamit ng kanyang special magic, mabilis niyang naabot ang Linux. Narating niya ang kanyang tindahan, at laking gulat niya nang makitang napuno ito ng mga customer, na talagang nagpapasaya sa kanya.
Nag-teleport siya sa loob ng shop at nakita si Carla na nakatayong nalilito at dinala siya nito sa likod na silid, na mayroong isang grupo ng mga cleaner slimes at binabantayan sila ng tatlong mananaliksik. Tinanong sila ni Raymond ang mga detalye, at ipinaliwanag nila na napakataas ng traffic ng mga customer sa bayan ng Linaf kumpara sa kanilang hometown, at biglang dumami ang isang bangkos ng slimes, at ngayon ay mayroon na silang 75 na bagong slime na hahawakan. Nasasabik si Raymond sa balitang ito at mabilis na pinaamo silang lahat bago subukang alamin ang dahilan sa likod nito. Ipinapalagay nila na maaaring ito ay dahil sa kasaganaan ng pagkain para sa kanila dahil sa tumaas na dami ng mga damit na kailangan nilang linisin, at dahil mayroon silang espasyo upang lumaki, sila ay dumami ng napakabilis. Nakahinga ng maluwag si Carla nang sabihin sa kanya ni Raymond na magpahinga dahil walang dapat ipag-alala. Nagpaalam siya sa kanila at nagpas siyang bumalik. Ngunit bago iyon, sa wakas ay nakakasalubong niya si Piero, na nadaanan niya sa kalsada malapit sa kanyang tindahan, na nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga mabahong bariles. Tinanong sila ni Raima kung ano ang nangyayari, at inihayag niya na ang isang pares ng mga dayuhang mga ngalakal ay bumisita sa lungsod kamakailan, at napunta si Piero sa pagbili ng mga fermented na isda mula sa kanila, ngunit ang mga ito ay napakabaho na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila. Mabilis na nilabas ni Raima ang kanyang deodorant slime at sinisipsip nito ang lahat ng amoy mula sa loob ng bariles. Nagbibigay din siya kay Piero ng dagdag na deodorizing liquid na gagamitin kapag nawala ang epekto, at bilang pasasalamat sa kanya, binigyan siya ni Piero ng isang bariles ng fermented fish. Masayang bumalik si Raima sa lungsod, kung saan nakita niya si Serge, na nagdala ng unang prototype ng kanilang music box. Ang music box ay mukhang napakaganda, at sinabi sa kanya ni Serge na naperpekto na nila ang disenyo, at ngayon ay gagawa ng isang batayang halaga nito sa showcase sa paparating na Founder Festival. Tuwang-tuwa si Raima tungkol dito at sinabi sa kanya na gusto rin niyang magbukas ng isang bangkos ng mga stall para mag-showcase ng kanyang mga gamit, at magbenta pa ng grupo ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon ng bansang ito, dahil ang kanyang mga empleyado ay nagmumula sa buong bansa, at ang ilan ay mula sa iba't ibang bansa. Nagpa siya si Raima na mag-organisa ng isang maliit na selusalo bago ang pagdiriwang, para mas makilala ng lahat ang isa't isa. Sa party, lahat ay kailangang gumawa ng ilan sa kanilang mga paboritong pagkain mula sa kanilang lugar o rehiyon. Habang nagsasaya sila sa pag-uusap ng pagkain ay bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang isang lalaking maputi ang buhok. Nagpakilala siya bilang Penance. Mabilis na naalala ni Raima ang kanyang pangalan dahil ilang beses na niyang narinig ang pangalan ng banda nila, at si Penance ang pinuno ng banda. Mukhang tuwang-tuwa siyang makita si Raima, at malugod siyang binati. Ipinaliwanag niya na opisyal na inimbitahan ang kanyang banda na magtanghal sa festival, at marami na siyang narinig tungkol kay Raima, kaya gusto niya itong makilala. Natutuwa si Raima na malaman ito at iniimbitahan siya at ang kanyang buong banda sa party ngayong gabi bago siya nagpaalam na aalis. Pumunta siya sa guild kung saan tinanong niya ang receptionist kung mayroong anumang mga quest na maaari niyang gawin na hindi magtatagal para matapos, dahil gusto pa rin niyang makakuha ng mga level sa lalong madaling panahon. Ang receptionist ay nag-aalok sa kanya ng isang quest na nangangailangan ng paghahanap ng isang grupo ng mga higanteng langgam at kanilang mga kolonya sa damuhan sa labas ng kanilang lungsod, na malugod na tinatanggap ni Raima. Mabilis siyang dumaan sa kagubatan at pinakawalan ang kanyang limber birds upang subaybayan ang lugar para makita niya ang anumang palatandaan ng mga higanteng langgam. Ang limber birds ay walang mahanap na mga langgam, ngunit nakakakita sila ng isang grupo ng mga adventurer, at mukhang nakikilala sila ni Raima. Tumakbo siya palapit sa kanila at binati sila ng mainit na hello. Ang mga adventurer pala ay ang parehong grupo ng mga tao na tinulungan ni Raima nang masira ang kanilang garbage cart. Nagpalitan sila ng pagbati at ipinaliwanag ng mga adventurer na nakuha nila ang quest na patayin ng mga langgam, ngunit tila hindi nila mahanap ang pugad ng mga langgam. Tumawa si Raima at ipinaalam sa kanila na nakuha niya rin ang quest na hanapin ang mga langgam na ito, kaya't kung magtutulungan sila, maaari nilang mahanap at mapatay ang mga langgam, na makumpleto ang kanilang mga pakikipagsapalaran, sabik na sumang-ayon ang mga adventurer. Kinuha ni Raima ang isa sa mga metal slimes at pinalitan ito ng espada, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang mga slime na sumulong na gumagawa ng isang kadena. Ipinaliwanag niya sa iba na ang mga metal slimes ay napakahusay sa pagtuklas ng panganib, at habang sinasabi niya ito, biglang huminto ang mga slimes sa kanilang kinalalagyan, at isang higanteng langgam ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, handa na si Raima para sa langgam at mabilis itong ginagawa, hiniwa ito sa dalawa sa tulong ng kanyang espada. Ang iba ay nagsimulang maghanap ng isang bangkos ng mga langgam, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, salamat na lang na napabagsak nila ang bawat langgam na mahahanap nila bago ito isakay sa kanilang bagon at dalhin ito sa lungsod. Ang mga adventurer ay nagpasalamat sa kanya at sinabi sa kanya na kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay, maaari niyang hilingin sa kanila at handa silang tumulong. Nag-isip sandali si Raimo bago niya sinabing sundan siya. Isinama niya silang lahat sa kanyang lugar kung saan nagaganap ang party.
Binati ni Callum si Raima, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang grupo ng mga hindi kilalang individual na kasama niya. Sinabi sa kanya ni Raima na dinala niya sila dito dahil sa tingin niya ay maaari silang mga pansamantalang empleyado na makakatulong sa pag-aayos ng mga stall sa panahon ng mga kapistahan. Parang nangangamba si Callum pero biglang lumabas din si Dulce, at parang kilala niya ang mga adventurer na ito. Ipinaliwanag niya na madalas niyang tinutulungan ang mga tao sa slum area, kaya naman kilala niya silang lahat. Sumagot si Callum na kung parehong may tiwala sa kanila si Raima at Dulce, naniniwala rin siya sa kanila. At iniimbitahan niya sila sa loob ng party, kung saan marami silang masasarap na pagkain at inumin na magkasama, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay hanggang ngayon, at naghahanda para sa susunod na araw. Kinabukasan, gumawa si Raima at ang mga manggagawa ng isang magaspang na layout para sa stall na gusto nilang iset up. Biglang tinawag si Raima sa labas ng Guildmaster. Pumunta siya upang makita ang Guildmaster na bumati sa kanya sa tagumpay ng kanyang establishment sa ngayon, at tinanong siya kung handa ba siyang kumuha ng isang quest na maaaring magbayad ng malaki. Nagtanong si Raima ng mga detalye, at sinagot niya na ang decoration ng buong festival ay magiging mga sanga ng Trent, ngunit wala sila. Nagulat si Raima dahil ang Trent ay hindi napakadaling halimaw na harapin. Ngunit ang sagot ng Guildmaster na ang architect na kinuha nila ay napaka-fancy at mapagtagumpay. Gusto niyang gawing perpekto ang festival na ito at gumamit lamang siya ng mga sanga para dito. Sinabi niya sa kanya na nangangailangan sila ng hindi bababa sa 200 sanga ng Trent, na isang napakataas na bilang. Saglit na pinag-isipan ni Raima ang panukala, ngunit napagtanto niya na kapag bumalik siya sa kagubatan kung saan siya nakatira dati, kailangan niyang harapin ang isang grupo ng mga Trents at mas malalakas na halimaw, kaya ito ay isang napakahusay na sesyon ng pagsasanay, at maaari pa siyang kumita ng pera at karanasan mula dito. Tinanggap niya ang panukala ng Guildmaster, na ikinalulugod din ng Guildmaster, dahil kailangan nilang maghatid ng malaking halaga ng mga patay na Trent pabalik sa base, at matutugunan ito ng kanyang special magic para doon. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng isang debriefing mula kay Mia at sa kanyang grupo ng mga adventurer. Ipinakilala ni Asagi si Lapin kay Raima, at sinabi sa kanya na isa rin siyang special magic user, at napakatalino sa kanyang sariling paraan. Ang iba pang crew ay pareho, at si Asagi sa tabi ni Lapin ay nagsimulang magpaliwanag tungkol sa mga Trents at kung paano haharapin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang mga Trents ay mga halimaw ng puno na kamukhang kamuka ng anumang iba pang puno, at kung hindi ka handa sa iyong sarili at hindi nakakadetect ng magic, hindi mo malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga normal na puno at Trent. Kaya ang lesson number 1 ay ang laging makakita ng magic kapag manghuhuli ng Trent. Ang pinakamabilis na paraan upang patayin sila ay ang mabilis na pagtanggal ng kanilang mukha, o pagpuputol ng bahagi sa ibaba ng kanilang mukha, na magre-resulta sa kanilang agarang kamatayan. Pagkatapos ng paliwanag ay sumakay na silang lahat sa kariton para umalis. Sa wakas ay nakarating sila sa kagubatan, at ang lahat ay mukhang normal sa mata. Lumabas silang lahat at bumunot ng kanilang mga armas, dahan-dahang lumipat sa kagubatan. Itinuro ni Lapin ang isang puno at ipinaliwanag na naramdaman niya ang isang mahiwagang aura na nagmumula sa loob nito. At nang sinubukan ni Raima na makadetect ng magic, naramdaman din niya ang parehong aura na nagmumula sa loob ng puno. Agad na sumugod si Mia at ang babaeng leopard patungo sa puno, at siguradong ito ay isang Trent at nagsimulang gamitin ang mga sanga nito upang labanan ang mga babae. Gayunpaman, si Mia ay mabilis gamit ang espada at nagagawang putulin ang mga sanga bago tamaan ang mukha ng Trent at patayin ito. Maingat na pinagmamasdan ni Raima ang iba pang mga mangangaso na pinapatay ang mga Trents at sa wakas ay nagpa siya na humakbang, na nagtapos sa matagumpay na pagpatay sa kanyang unang Trent. Sa tulong ng mga slime at mahusay na special magic ni Lapin, mabilis nitong sinisimulan ang pag-imbak ng patay na Trent. At pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya silang magpahinga. Habang kumakain ng tanghalian sa mesa, napansin ni Raima ang isang lumilipad na slime at labis siyang na-curious tungkol dito. Ipinaalam sa kanya ni Lapin na nakita niya na ito minsan, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanila. Nagtanong si Raima tungkol sa posibilidad na mahuli ito, at sa kanyang pagtataka, agad na ginamit ni Lapin ang kanyang special magic at sinunggaban ito. Ibinigay niya ito kay Raima bilang tanda ng mabuting kalooban, na mabilis na pinaamo ito at nagpas siyang gumawa ng karagdagang pananaliksik tungkol dito sa sandaling makabalik siya. Pagkatapos ng pahinga, nagpas siya silang manghuli ng ilang Trent, at sa daan, bigla nilang naramdaman ang napakalakas na dark magic na nagmumula sa isa sa mga puno. Kinikilala ito ni Lipin bilang Grand Trent na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Hinarap nila ito sa pakikipaglaban, ngunit wala silang magawa dahil ang sanga ay pumuputok mula sa lupa at sa itaas, na patuloy na pumipigil sa kanila sa paggawa ng anuman. Mabilis na lumikha si Raimo ng isang semento sa harap nila, kaya ang mga sanga ay hindi maaaring magmula sa lupa, at ang iba ay nagsimulang sumugod patungo dito. Naghahagis sila ng mga palakol sa Trent, ngunit mayroon itong mga espesyal na katangian na kinakalawang ang bakal, at ginagawa itong walang silbi. Biglang may naalala si Raima at gumawa ng palakol na gawa sa hindi kinakalawang na asero.
inihagis niya ito sa Trent na sinubukang sirain itong ngunit nabigo. Mabilis na sumigaw si Raimo sa iba upang makagambala sa puno, at iniabot sa kanila ang isang bangkos ng mga sandata na gawa sa hindi kinakalawang na asero, habang nagsimula siyang gumawa ng isang higanteng Morning Star na ginagamit niya sa pag-atake sa higanteng Trent, na pinatay ito. Upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang misyon, mayroon silang kapistahan sa gabi at manatili sa gabi para makauwi kinabukasan. Kinabukasan, nagsimula na silang bumiyahe pabalik sa bayan at tila medyo nag-aalala si Raima, dahil iniwan niya ang lahat ng gawaing paghahanda para sa mga empleyado ng kanyang tindahan, kahit napista ay dapat silang magbakasyon. Napansin ito ni Mia at sinabi sa kanya na maaari siyang pumalit sa kanyang lugar at ihahatid ng iba sa kanila sa mga traders at haharapin ang guild. Tumanggi si Raima noong una, sinabi sa kanya na sasama siya sa kanila, ngunit pagkatapos nilang kumbansihin siya na magiging maayos sila, bumalik siya sa kanyang lugar kung saan nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang kanyang stall. Tinanong niya si Dulce tungkol sa pag-unlad, at sumagot siya na ang mga empleyado ni Penance ay napakahusay sa mga bagay na ito, at nagawa na nila ang kanilang stage sa loob ng 2 araw, at hindi lamang iyon, tumulong din sila sa paghahanda ng kanilang stall. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi niya maisip na may makagagawa ng ganito kalaking trabaho sa loob lamang ng 2 araw. Bumalik siya sa loob upang salubungin si Callum, na nagpakita sa kanya ng mga huling pagkaing napili para i-display sa festival, at si Raima ay napakasaya sa napili. Ngunit sinabi niya sa kanila na gusto niyang magdagdag ng isa pang pagkain, at nagtatapos sa paghahanda ng ilang tsaa para sa kanilang lahat. Ito ay isang instant hit, at lahat sila ay sumang-ayon na dapat itong ipakita sa pagdiriwang. Pumunta siya sa labas at tumakbo kay Serge, na nagsabi sa kanya na handa na ang prototype at ipinakita ito kay Raima. Pinatugtog ni Raima ang music box, at isang malambot at magandang tunog ang bumungad mula rito, na umaagos sa perpektong melody at isang kamanghamanghang tunog. Mukhang tuwang-tuwa si Raima sa natapos na produkto at binati niya ito kay Serge. Kinabukasan, nasa labas siya malapit sa mineshaft at nagsimulang makipaglaro sa lumilipad na slime, at napagtanto na mayroon silang kakayahan na mabilis na dumami sa isang grupo ng mga slime, at maaaring magsama-sama sa isa. Habang nakikipaglaro sa kanila, biglang lumipad ang isang malaking dragon sa ibabaw niya, at tumangala siya ng mapansing nakasakay dito si Piro. Mabilis niyang sinundan sila at binati si Piro, na nagulat ng makitang naghihintay si Raimo dahil gusto niyang sorpresahin si Raimo sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya ng random. Ipinaliwanag niya na isang tao mula sa kanyang bayan na nais ng isang urgent na pagpapadala ng ilang mga produkto, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang ihatid ito. Gayunpaman, bago niya maipaliwanag, dumating si Asoji sa lugar na may dalang kariton, sinabi sa kanila na siya ang nag-order ng package, at naglalaman ito ng isang bangkos ng miso at toyo, na gusto niyang ibenta sa pagdiriwang. Pagkatapos ay ibinalik niya ang mga ito sa kanyang lugar kung saan gumawa siya ng ilang tempura at rice ball para matikman nila, at lahat ay sumang-ayon na ito ay kamanghamangha. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam sila sa isa't isa at nangakong bibisita sa mga stall ng isa't isa bago bumalik sa kani-kanilang lugar, para matulog ng mahimbing bago ang pista bukas. Sa wakas, dumating ang araw ng pagdiriwang at lahat ay labis na nasa sabik tungkol dito. Pumunta muna si Raima upang tingnan ang stall ni Namiya at Asoji, at nakitang naghahanda na sila para simulan ang pagbibenta ng kanilang miso soup at rice ball sa lahat. Pagkatapos ay sumulong siya at nakita niya si Penance sa harap ng stall, tumutugtog ng alto, at sa sorpresa ni Raima, lumabas na sinusubukan ni Penance na i-promote ang music box ni Raima, kung saan si Serge ay nagdagdag ng bagong feature. Ngayon ang music box ay maaaring kopyahin ang anumang musika na naririnig nito at ito ay tila isang malaking tagumpay. Sumagot si Serge na sikat ang music box kaya naibenta na ang kanilang base amount, at nagpadala na sila ng higit pa para sa mass production. Pagkatapos ay lumipat si Raima patungo sa kanyang stall, at nagulat na makita itong puno ng mga customer, nag-order ng tsaa at iba pang pagkain. Mabilis siyang pumasok sa loob at sinimulang tulungan silang gumawa at maghain ng pagkain. Ang tsaa at ang vegetable stir fries ay mukhang mahusay na natanggap, at para mas mabilis na magprito, ginagamit ni Raima ang kanyang metal na slime para gawing vegetable shredder, na sinimulang gamitin ng kanyang mga empleyado para gutiin ang lahat ng gulay ng napakabilis. Sa wakas ay nagpasya siyang magpahinga at magpatuloy upang tuklasin ang mga kasiyahan. Muli siyang napadpad sa tindahan ni Mia at bumili ng isang bangkos ng rice balls at ilang miso soup. Masarap ang lasa, at mukhang masaya si Mia at Asagi sa stall nila. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, narinig niya ang isang bata na umiiyak sa gilid, at pumunta siya upang suriin. Naligaw pala ang bata at hindi na mahanap ang kanyang ina. Mabilis na tiniyak ni Raimo sa bata na makikita nila ang kanyang ina, na nagpatigil sa pagiyak at pagkatapos ay lumibot sila sa buong festival, hinahanap ang kanyang ina. Sa wakas, nakahanap siya ng istasyon ng pulisya at pumasok sa loob upang iulat ang nawawalang bata, ngunit nagulat siya nang makitang nandoon na ang ina ng bata, umiyak ang kanyang mga mata. Iyakap niya ang kanyang anak sa sandaling makita niya ito at ang bata at ang ina ay nagsimulang umiyak sa tuwa.
Pareho silang nagpasalamat kay Raima at nagpaalam. Sa wakas ay bumagsak ang gabi, at dumating ang oras ng pagtatanghal. Una, ang grupo ni Penance ay gumaganap ng isang magandang sword dance pagkatapos ay lahat sila ay nagpahinga sandali at may makakain. Habang kumakain sila, naalala ni Asoji na tumugtog si Ryuma ng isang instrumento na hindi pa nila nakikita noong mga panahong sinusubukan niyang hulihin ang mga limber bird, at napagtanto ni Ryuma na gitara ang kanilang tinutukoy. Nakikiusap silang tumugtog ng gitara, pumayag naman siya. Nakikilahok din siya sa sword dance show, at pagkatapos ay tumugtog ng kanyang gitara na nakabighani sa buong madla sa maganda at kakaibang melody na ito. Sa wakas, natapos ang kasiyahan at bumalik si Ryuma sa bahay para matulog at maghanda para sa mga susunod na araw. Dito nagtatapos ang season 2 ng anime na ito.